Magandang araw mga ka-opangs! Atin pong tunghayan ang buong kabanata ng ating kwento. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ni Windy nang hapong iyon na magkonsulta siya sa doktor at malaman ang dahilan ng kanyang pagkahilo at pagduduwal ng umaga ng araw na iyon. Buntis siya at mahigit isang buwan na ang kanyang ipinagbubuntis. Ang unang naramdaman niya ay kasiyahan. Paano'y natitiyak niyang lalo siyang mapapamahal sa kasintahang si Ronan kapag nalaman itong nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Pero nasundan iyon ng lungkot nang maisip niyang dalawang araw na lamang ay aalis na si Ronan patungong Jordan. Ayos na lahat ng papeles ni Ronan para sa pagtatrabaho nito sa ibang bansa bilang isang engineer. Mahigit dalawang buwan ding nilakad ng lalaki ang lahat ng mga kailangan nitong papeles. Mayroon na itong visa at plane ticket. May usapan na sila ni Ronan na magtatrabaho muna ito ng 2 taon sa Jordan para makapag-ipon at sa pag-uwi nito ay saka sila magpapakasal. Mga bata pa naman sila kaya hindi pa sila nagmamadaling magpakasal. Si Ronan ay 24 at siya naman ay 22 lang. Kung maghihintay sila ng 2 taon, bale magiging 26 lang si Ronan at siya ay 24 lang. Actually ay tamang-tamang edad na iyon para magpakasal at hindi pa rin naman masasabing matanda na sila noon. Binigyan siya ng doktor ng mga vitamins na dapat niyang inumin sa panahon ng kanyang pagbubuntis at pinayuhan siya ng mga dapat at hindi dapat nagawin. Pati na ang mga pagkaing nababagi sa kanya ay sinabi rin ito. Nang lumabas siya ng klinika, ay binili muna niya ang mga vitamins na inireseta sa kanya at saka siya sumakay ng jeep pa uwi. Sales lady siya sa Trimona at nakatira siya sa isang kainamang ang laking apartment unit sa Rosas Avenue sa Diliman, Quezon City. Wala pa ang cashier niya sa apartment na si Camille nang makarating siya doon. Marahil ay may overtime ito kaya hindi pa nakaka-uwi. Mas maganda ang trabaho ni Camille sa kanya. Senior accountant ito sa Pure Foods. Maaari din namang nakipag-date ito sa boyfriend na si Mark na isa ring mataas ang katungkulan sa kumpanyang iyon. Nagpalit siya ng pambahay at saka nahiga. Maya-maya lang ay darating na si Ronan para siya ay sunduin. May usapan silang kakain sa labas mamayang gabi at bukas. Mula pa kahapon ay palagi na silang lumalabas para mag-dinner. Paalis na kasi si Ronan kaya gusto nitong magkasama silang palagi sa mga huling araw nito sa Pilipinas. Naidlip siya sa pagkakahigang iyon at nagising lamang siya dahil sa ingay ng doorbell. Nagmamadali siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Binuksan niya ang pinto at nabungaran niya ang nakangiting kasintahan. "Kanina pa ako nagdo-doorbell?" sabi nito. "Pasensya ka na, naidlip ako eh." Sabi niyang ngumiti na rin dito. Iniluwang niya ang pinto para ito ay makapasok. Agad siyang hinagkan ito sa mga labi. "Gusto mong magkape habang nagbibihis ako?" tanong niya. "Sige, pero konti lang, huwag mong pupunuin yung tasa." Ipinagtimpla niya ito ng black coffee at saka niya iniwan para magbihis. Nag-shower siya sandali pero hindi na niya binasa ang buhok. Isang maayos na bestidang kulay old rose ang sinuot niya at nagwisik siya ng mamahaling perfume na regalo sa kanya ni Ronan. Paglabas niya ay ubos na ng lalaki ang kape. "Tayo na ba?" tanong nito. Nakangiti siyang tumango at kumapit na sa braso nito.
Ipinagbukas yan ito ng pinto ng kotse bago ito sumakay sa driver's seat. Ilang saglit pa at paalis na sila. Sa seafoods restaurant sa Ermita siya dinala ni Ronan. Kahapon ay sa Alfredo Steakhouse naman. Umorder sila ng malalaking alimasag at hipong suwahi. Bakit ba mga mamahaling restaurant pa tayo kumakain? E pwede namang sa mga simpleng kainan na lang. Sabi niya sa kasintahan habang hinihintay nilang maluto ang kanilang in-order. Sweetheart, gusto kong maging memorable ang mga huling araw ko dito sa Pilipinas. Matagal din ako mawawala kaya gusto kong mayroon akong mga alaalang babalik-balikan habang nasa malayong lugar ako. Napangiti siya. Kung sa bagay, ay kaya naman talagang gumastos ni Ronan kung ganoong kain-kain lang sa labas. Bago naman nag-apply ito sa abroad ay may maganda itong trabaho, multinational company dito. Bilang engineer din. Isa pa, kahit hindi talagang mayaman ang pamilya nito, maalwa naman ang buhay. Ang inay nitong si Aling Lily ay dean sa isang kilalang university sa Katipunan Avenue. At ang amang si Mang Jose ay isang kilalang architect. May kapatid na isa pang nurse si Ronan na nasa London at ang tatlo pang kapatid na naririto sa Pilipinas ay pawang mga profesional na rin at may mga trabaho. Dumating ang kanilang pagkain at pareho silang natakam sa malalaking hipon. Ipinaghimay siya ni Ronan ng alimasag. Ang sarap naman, Ronan. Sabi niya nang malasahan niyang maigi ang alimasag na binuksan nito. See? Ayaw mo pang dito tayo kumain ay sulit naman na magagastos natin dito dahil talagang mabubusog tayo. Ikaw lang naman kasi ang inaalala ko dahil alam kong marami kang nagastos sa paglalakad ng mga papeles mo patungo abroad. May savings naman ako eh, kaya huwag kang mag-alala sa gastos. Talagang nabusog sila ng husto, kaya naman pagkakain ay nagyaya si Rona na mag-ikot-ikot sila sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ipinarada nito ang sasakyan sa may tagiliran ng Cultural Center at saka sila bumaba para maglakad-lakad tulad ng ibang mga magkakaparehang naroroon. Ronan, galing ako sa doktor kanina. Maya-maya ay sabi niya sa kasintaha. Napahinto ito sa paglalakad at napatingin sa kanya. Nasa mukha nito ang malaking pag-alala. Bakit ka nagpunta sa doktor? May sakit ka ba? Masama ang pakiramdam ko kaninang umaga at nagduduwal ako kaya naisip kong magpa-doktor kaninang paglabas ko sa trabaho. Ano raw ang dahilan ng nararamdaman mo? Buntis daw ako, Ronan. Buntis? Bulalas nitong parang hindi makapaniwala. Oo, mahigit isang buwan na raw. Biglang sumaya ang mukha ni Ronan, ang luwang ng pagkakangiti nito. Ibig sabihin ay magiging tatay na ako? Malakas itong napasuntok sa hangin sa sobrang katuwaan. Napangiti naman siya dahil sa nakikitang reaksyon nito. Sabi na nga ba niya, at matutuwa ang lalaki kapag nalaman ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Ang inaalala ko lang, Ronan, kapag lumaki ang tiyan ko, itiyak na matatanggal ako sa trabaho. Saglit na natigilan si Ronan. Pagkuwan ay muling umaliwalas ang mukha. Ang mabuti pa ay huminto ka na lang sa trabaho. Hihinto ako? Oo, huminto ka na. Paano ako kung hihinto ako sa trabaho? Pakakasal tayo kahit sa huwis bukas at sa amin ka natitira. Bakit kailangan pa sa inyo ako tumira? Maaari naman ako manatili na lamang sa tinitirhan ko ngayon. Wendy, mas mabuting doon ka na sa amin titira para magtitingin sa iyo kapag lumaki na yung tiyan mo. Kung doon ka sa apartment mo, mahihirapan ka paglaki ng tiyan mo dahil iisa lang ang kasama mo at busy din naman siya. Hindi siya kumibo. Sa bahay, matitingnan ka ni inay. Mahusay siya sa mga babaeng buntis dahil marami kaming naging anak niya. Iyan ba talaga ang gusto mo? Oo naman. Kung nasa amin ka, magiging panatag ang loob ko kahit nasa malayo ako.
Sige, kung ayan ang gusto mo. Sabi niyang may bahagyang alinlangan sa puso. Kilala naman niya ang partidos ni Ronan. Dalawang ulit na siyang naisama nito sa bahay ng mga ito sa Project 6. Maayos naman ang naging pagtanggap sa kanya ng mga ito, bagaman at ramdam niyang hindi siya welcome talaga. Pero kung kasal na siguro sila ni Ronan, ay magkakaroon na sila ng anak, ay matatanggap na rin siya ng mga ito. Ano? Pakakasal kayo ng babaeng iyon? Gulat na bulalas ni Aling Lily nang sabihin ni Ronan ang napag-usapan nila ni Wendy kagabing mag-dinner sila sa labas. Sa huwes lang naman inay, buntis na kasi si Wendy. Napatingin sa kanya ang lahat ng kasalo niya sa almusal, ang kanyang itay at dalawang kapatid na sina Erish at Mitch. Nasa mukha ng mga ito ang disapproval. Punyeta! Ganyang klase ba ng babae ang gusto mong pakasalan? Hindi pa man na ikakasal ay buntis na agad? Halos mapasigaw na sabi ng kanyang inay. Mainit na mainit ang hininga nito. Inay, mabuting babae ho si Wendy. Mabuting babae? Mabuting babae ba yung nabubuntis ng walang asawa? Mahal namin ang isa't isa inay, at may tiwala siya sa akin kaya pumayag siyang magpaangkin sa akin. Ikaw ba naman ay nakasisigurong anak mo nga ang ipinagbubuntis ng babaeng iyon? Sabat ng kanyang itay. Itay, wala ho akong anumang duda na anak ko ang dinadala ni Wendy. Matagal ko na siyang kasintahan at kilalang kilala ko siya. Sinayang mo ang pagiging engineer mo sa isang walang kwentang babae. Puringgit ng kanyang inay. Nandiyan naman si Irene na handang-handang pakasal sa iyo kung gugustuhin mo lang. Inay, hindi ko gusto si Irene. Ano pa ba naman ang hindi mo magustuhan sa kanya? Eh, higit pa nga yata siyang maganda kaysa sa kay Wendy na iyon. At isa siyang kilalang doktor. Bukod pa, sagaling siya sa isang mayamang pamilya. Bakit nga ba hindi na lang siya ang pakasalan mo, kuya? Singit ng nakababata niyang kabatid na si Irish, isa itong call center agent. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko gusto ang babaeng iyon. Tanging si Wendy lang ang babaeng pwede kong pakasalan. Bakit ba naman nagmamadali kayo magpakasal? Tanong ng kanyang inay na bahagya ng humupa ang nararamdamang galit. Buntis na nga siya inay, ayokong lumabas ang aming magiging anak na walang kinikilalang ama. Bakit hindi na lamang sa pagbabalik mo kayo magpakasal? Tanong ng kanyang itay. Pagbabalik mo, marami ka ng ipon at mapapakasalan mo na siya sa simbahan. Magagawa mo pang engrande ang inyong kasal. Tama ang itay mo. Pagbabalik mo na lang kayo magpakasal. Inay, gusto kong bago ako umalis ay nasa maayos ang kalagayan ni Wendy. Gusto ko siyang iwan muna dito sa atin. Ano? Nanlaki ang mga matang bulalas ni Aling Lily. Iiwan mo dito ang babaeng iyon? Para nga ka ako may titingin sa kanya habang wala ako. Sasagot pa sana ang kanyang inay, pero hinawakan ng kanyang itay ang kamay nito. Tama si Ronan, nadalhin niya dito ang babaeng si Wendy. Tanggapin na natin siya dahil magiging asawa na siya ni Ronan at magkakaroon na tayo ng apo sa kanya. Umirap ang kanyang inay. Papayag akong dito muna siya iwan sa bahay, Ronan. Pero huwag na muna kayo magpakasal ngayon. Hindi maganda ang pagpapakasal ng madalian. Pag nakabalik mo na lang kayo magpakasal. Mahabang sabi ng kanyang itay. Nakita niya sa mukha ng kanyang inay at dalawang kapatid ang pagtutol, pero hindi naman nagsikibo ang mga ito. Sige, dalhin mo na lang siya dito bukas. Biglang tumayo ang kanyang inay at malalaki ang mga hakbang na nagtungo ito sa kwarto. Napatingin siya sa kanyang itay. Huwag mo na siyang alalahanin at ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Basta bukas ay isama mo na dito si Wendy. Salamat ho, itay. Nang gabing mahiga si Ronan ay panatag na ang loob niya tungkol sa kasintahan.
Alam niyang maaayos din ang lahat bago siya umalis. Bakit ka pumayag na patirahin dito ang babaeng iyon? Galit na sumbat ni Aling Lily sa asawa nang pumasok ito ng kwarto ng gabing iyon. Hindi na siya lumabas mula nang iwan niya sa pagkain si Ronan. Talagang kumukulo ang dugo niya kay Ronan dahil sa balak nitong pagpapakasal kay Windy at pagpapatira sa babae sa kanila. Hinding-hindi niya matatanggap ang babaeng iyon. Naupo lang sa kama si Mang Jose at sumandal sa headboard. Ano ba ang inaalala mo kung dalhin man ang anak mo ang babaeng iyon dito? Mahinahong sabi nito. Magagawa ba ng babaeng iyon na maghari-harian dito? At bakit ko naman papayagang maghari-harian siya dito? Galit na sagot niya. Yun naman pala eh. Ano pa ang inirereklamo mo? Hindi siya nakasagot. Saka maganda na rin pagkakataong yung makasama natin dito ang babaeng iyon. Pag naririto siya, madali na tayo makakagawa ng paraan para sila ay mapaghiwalay ng ating anak. Napatingin siya sa asawa. Bigla siyang naging interesado sa sinasabi nito. Bumangon siya at naupo sa tabi nito. Magagawa natin siyang siraan sa ating anak. Maaari tayong gumawa ng mga kasinungalingang maisusumbong natin kay Ronan para mawalan siya ng gana sa babaeng iyon. At pag nawalan na siya ng gana sa babaeng iyon, edi wala na tayong problema. Saka natin siya ibuyo kay Pat. Napangiti na si Aling Lily. Bakit nga ba hindi ko agad naisip iyan? Ikaw naman kasi, palaging galit ang pinaiiral mo eh. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit? Ang taas ng pangarap ko para sa ating anak, tapos sa isang sales lady lang siya babagsak? Aba, baka nakakalimutan mong isang engineer si Ronan. Kaya nga sumang-ayon ka na lang muna. At huwag ka na muna magpapakita ng hindi maganda kapag dumating dito ang babaeng iyon. Hindi ko yata kayang magpakita ng pagkagiliw sa babaeng iyon, lalo na ngayong nalaman kong buntis na siya sa ating anak. Napakalaki ng tsansa niyang makuha talaga si Ronan. Kaya nga habang naririto ang babaeng iyon at habang wala si Ronan, gagawa na tayo ng mga bagay na ikapagpapalayo nilang dalawa. Madali na nating mapapaniwala si Ronan kapag isinumbong natin ang isinumbong sa kanyang babaeng iyon. Napatango na si Aling Lily. Ngayon pa lamang ay mag-iisip na siya ng mga nararapat gawin kapag kasama na nila sa bahay si Windy at wala na si Ronan. Napansin agad ni Windy na masaya ang kasintahan ng hapong iyon nang sunduin siya nito sa kanyang apartment. Pero napansin niyang hindi nakabihis ito para sa kanilang pagpapakasal sa huwes. Simpleng t-shirt na pula lang ang suot nito at itim na pantalong maong at rubber shoes. Bakit ganyan ang bihis mo? Akala ko ba ay magpapakasal tayo sa huwes ngayon? Tanong niya nang nakaupo na silang magkaharap sa mesang kainan. Nagsalin siya ng soft drink sa dalawang baso at naglabas siya ng cupcake. Huwag na muna tayong magpakasal ngayon, Windy. Sabi nito matapos lumagok ng soft drinks. Bahagya siyang natigilan. Para siyang nadismaya. Inasahan na kasi niya ng husto ang pagpapakasal nilang iyon. Ang totoo nga ay nakapagbitiw na siya sa trabaho. Kaya bukas ay hindi na siya makakapasok pa. Bakit hindi tayo magpapakasal? Tanong niyang kinakabahan. Ayaw ba ng parents mo? Walang kinalaman ng mga parents ko sa desisyon kong ito, Windy. Naisip ko lang kasing hindi tama ang magpakasal tayo ng madalian. Hindi maganda ayon sa matatanda. Ang kasal ay dapat na pinaghahandaan. Pero mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Ano pa ba ang maaaring maging problema? Wala nga, pero naisip kong mas maganda siguro kung pagbabalik ko na tayo magpakasal. By that time, marami na akong ipong pera at maaari na tayo magpakasal ng engrande sa simbahan. Hindi naman ako naghahanap ng isang engrandeng kasal, Ronan. Sweetheart,
Gusto kitang bigyan ng isang kasal na hindi mo agad-agad malilimutan. Remember? Minsan lang tayong ikakasal kaya gusto ko ay ang grande. Pero nakapag-resign na ako sa trabaho. Wala namang problema doon. Nagsabi na ako sa bahay na doon ka na habang nasa abroad ako at pumayag naman sila. Alam na nila ang tungkol sa pagdadalang tao mo. Natigilan siya. May nadamang ka ba? Hindi ba sila nagalit? Well, nabigla sila pero hindi naman nagalit. Hindi siya nakakibo. Kung siya ang tatanungin, ay ayaw sana niyang maiwan sa bahay ng mga magulang ni Ronan. Pero baka naman magdamdam sa kanya ang kasintahan kung hindi siya papayag na doon muna tumira habang ito ay nasa abroad. Kailangan ba talaga doon ako tumira sa inyo? Hindi ba ipinaliwanag ko na sa'yo ang dahilan kung bakit gusto ko naroroon ka sa amin? Hindi siya nakakibo. Nagpaalam ka na ba kay Lorna na iiwan mo ng apartment na ito? Oo, at may nakuha na nga siyang kapalit ko eh. Oo, iyon naman pala eh. Di mag-impake ka na at doon na tayo tutuloy ngayon. Magluluto nga ng hapunan si inay para doon tayo maghapunan. Hintayin mo ako at isisilid ko lang naman sa dalawang bag yung mga gamit ko. Okay, sige, dito lang ako. Mabibigat ang kanyang mga hakbang habang patungo sa kanyang kwarto. Ang totoo naman ay naiimpake na niya ang mga damit at personal na gamit na dadalhin niya. Inihanda na talaga niya iyon para pagdating ni Ronan ay aalis na lang sila. Pero excited siya kanina dahil ang akala niya ay magpapakasal sila. Ngayong hindi na matutuloy iyon ay parang bigla siyang nawala ng gana. Nasa ibabaw ng kama ang dalawang bag na kinalalagyan ng kanyang mga dadalhin. Kung maaari nga lamang siyang tumanggi, ay ginawa na sana niya. Kaya lang ay nakapagpaalam na siya kay Lorna. Nakapagbitiw na siya sa trabaho at nakasagot na rin siya kay Ronan. Bahala na, sabi na lamang niya sa sarili. Dinampot niya ang dalawang bag at saka lumabas ng kwarto. Sinalubong naman agad siya ni Ronan at kinuha sa kanya ang dalawang bag. Dinala na ang mga iyon sa kotse. Inilak naman niyang mabuti ang pinto ng apartment at saka sumama na siya sa kasintahan. Past 8 na nang makarating sila sa bahay ni na Ronan. Kumpleto ang lahat na waring sadyang naghihintay sa kanilang pagdating. Ang mag-asawang Lily at Jose, sina Irish at Ellen at ang bunso sa mga lalaki na si Rudel. Sinalubong sila na mag-asawa sa pinto. Kilala na naman siya ng mga ito, kaya nagmano na lamang siya sa mag-asawa. Inabot naman sa kanya ang kamay. O yamang naririto na kayo ay magsikain na tayo, sabi ng inay ni Ronan. Wala naman sa itsura nitong hindi nagustuhan ang pagdating niyang iyon, pero hindi rin naman masaya ang mukha nito, pati na ang asawa at ang mga anak. Para sabihing welcome siya sa bahay na iyon. Nagpauna na ito sa commodore para maghain. Sumunod dito ang dalawang anak na dalaga. Gusto sana niyang magpresentang tumulong sa paghain, pero nag-alanga naman siya. Isa pa'y tatlo na ang naghahain kaya kalabisan na siya doon. Nang maihanda na ang mesa ay sabay-sabay na silang dumulog. Mahaba ang mesang kainan, kaya may lugar pa naman siya sa tabi ni Ronan siya na upo. Naging maasikaso sa kanya si Ronan. Pandalas ang lagay nito ng pagkain sa kanyang plato. Wala namang kibo ang lahat na para bang nagpapakiramdaman. Ilang buwan na bang dinadala mo? Maya-maya ay tanong ng kanyang magiging biyanang babae. Mahigit na hong isang buwan. Napakaaga pa naman pala. Nagbitiw ka na agad sa trabaho. Si Ronan po ang may gustong huminto na ako sa trabaho, inay. Nagkibit-balikat ang matandang babae.
Kung sa bagay ay mainam ngang huminto ka na sa trabaho para maalagaan mo mabuti ang iyong sarili. Nang matapos silang kumain ay gusto sana ni Windy na tumulong sa pagliligpit at paghuhugas ng mga pinagkainan. Pero inawat na siya ni Aling Lily. Kami na ang bahala dito. Magpahinga na lamang kayong dalawa ni Ronan dahil maaga pa ang kanyang flight bukas. Sabi nito. Oo nga naman, sweetheart. Sabi ni Ronan at hinila na siya nito patungo sa kwartong tinutulugan nito at ng kapatid na lalaki. Nang makapasok sila ng kwarto ay agad na inilak ni Ronan ang pinto at yumakap ng mahigpit sa kanya. Pagkuwan ay binihag nito ang kanyang mga labi. Matagal ang halik at malalim na tila nagpaparusa. Waring gustong kunin ni Ronan ang mahabang panahong hindi sila magkakasama nito. Tinugon naman niya ng maalab na halik ang mga halik nito at naghiwalay lang ang kanilang mga labi nang pareho na silang pangapusan ng hininga. O ano, maaari na ba kitang iwan dito sa bahay? Tanong sa kanya ng lalaki na nakayakap pa rin sa kanya. Marahan siyang tumango. Hindi ka kaya mainip dito? Basta lagi kang tatawag at hindi ako maiinip dito. Bigla siyang binuhat ni Ronan at masuyong inilapag sa kama. Hinubaran siya nito at hinayaan naman niya ito ng buong pagpapaubaya. Nang matanggal ang lahat niyang saplot sa katawan, ay ito naman ang naghubad. May masarap na antipisyong gumagapang sa kanyang dibdib habang pinanonood niya ang paghubad nito. Napakaganda ng katawan ni Ronan, kaya naman basta ganoong nakahubad na ito ay nananabik na siyang makaniig ito. Pinatay nito ang ilaw at saka sumampa na sa kama. Dumagan sa kanya ito at agad na nahuli ng kanyang mga labi. Yumakap naman siya dito at buong pagpapaubayang tinugon ang mga halik ng kasintahan. Ang mag-asawang Lily at Jose lamang ang sumamang maghatid kay Ronan sa airport kinaumagahan. May mga pasok at trabaho ang tatlong kapatid nito kaya hindi na nakasama. Sakay sila ng kotse ni Ronan na ang itay nito ang nagmamaneho. Katabi nito sa unahang upuan si Aling Lily. Sila ni Ronan ang magkatabi sa backseat. Makakain pa naman ng tanghalian ang flight ni Ronan pero gusto nitong makapag-check-in ng maaga kaya umalis na agad sila pagkakain ng almusal. Mahabang paalaman ang nangyari sa kanilang apat nang papasok na si Ronan sa airport building para mag-check-in na. Nagmano ito sa ama at sa ina at saka yumakap ng mahigpit sa kanya. Muli silang naghalikan sa mga labi. Hindi niya napigilan ang pagluha nang pumasok na ng building si Ronan. Nagyaya na agad si Aling Lily na umuwi dahil may pasok pa ito at ang asawa. Hindi ba't wala ka ng trabaho ngayon? Baling sa kanya ni Aling Lily nang pauwi na sila galing sa airport. Opo, inay. Mabuti naman, may papagawa ko sa iyo mamaya pagdating natin sa bahay. Marahan siyang tumango. Pagdating ng bahay ay isinama siya sa kwarto nito ng mag-asawa. Ibinigay nito sa kanyang isang basket ng maruruming damit. Oh, labhan mo ang mga ito. Pumasok ka sa kwarto ni Irish at Ellen at kunin mo ang mga marurumi nila at isama mong labhan. Natitigilang napatingin siya sa matandang babae. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ayaw mo ba maglaba? Okay lang naman po, sabi niya. Titira ka dito kaya dapat lang na gumawa ka dito para masulit naman ang kakainin mo. Sige na, kunin mo na ang marurumi ni na Irish doon. Opo, sagot niya at tumalikod na. Sandali,
tinatawag ni Aling Lily. Humarap siya dito. Pagkatapos mong maglaba ay linisin mo ang buong bahay, lalo na ang mga banyo. Ayokong pagbalik ko nangangamoy ang mga banyo. Opo, sagot niya. Sige na, magsimula ka ng maaga para makatapos ka agad. Nagtungo na nga siya sa kwarto ng magkapatid na Irish at Ellen. At natigilan siya nang makita kung gaano karaming labahin ang nakatambak doon. Para bang sadyang inipon ang mga iyon para sa kanyang pagdating. Wala siyang nagawa kundi kunin din ang mga iyon. Paglabas niya sa kwarto ng magkapatid ay nasa labas din si Aling Lily. Mayroon pa dun sa kwarto ni Naronan at Rodel. Kunin mo na rin at isama mo na dyan sa lalabhan mo. Opo. Nang madala na niyang lahat sa likod bahay ang mga labahin, ay tila isang bundok iyon ng maruruming damit. Napailing na lamang siya. Kung sa bagay ay mayroon namang washing machine si Aling Lily, gayon man ay nahirapan pa rin si Wendy na tapusin ang napakaraming labahing naipon yata ng ilang araw. Lampas na ng oras ng tanghalian nang maisampay niyang lahat iyon. Sakalang siya nagtanghalian. Pero ang kinain niya ay tira lamang sa sinangag na almusal nila. Nagpahinga lang siya sandali matapos kumain at saka nagsimula ng maglinis ng bahay. Inuna na niya ang dalawang comfort room, isa sa ibaba at isa sa itaas. Napakarumi ng buong bahay. Palagay niya ay kung Sabado at Linggo lang, nakakapaglinis ang mag-anak at pawalis-walis lang marahil ang ginagawang paglilinis. Lampas na ng alas tres ng hapon nang huminto siya sa paglilinis. Hindi pa siya nakakatapos noon. Ang tatlong kwarto pa lamang sa itaas ang nalilinis niya. Bumili muna siya ng merienda sa tindahan sa labas. Katulong ka ba dyan kina Aling Lily? Tanong sa kanya ng nakatao sa tindahan na nakilala niyang si Aling Rose. Naku, hindi ho. Girlfriend ho ako ni Ronan. Girlfriend ni Ronan? Bulalas nitong parang hindi makapaniwala. Oho, bakit ho? Eh, bakit ikaw naglalaba? Aba, natanaw ko kanina kung gaano karami ang nilabhan mo ah. Hindi siya nakasagot. Gusto man niyang magkwento sa babaeng na mukhang mabait naman, ay nag-alala siyang baka makarating sa kanyang mga biyanang hilaw. Hindi ba't kaalis lang ni Ronan kaninang umaga patungong Jordan? Oho, iniwan ho niya ako dito. Iniwan ka dyan? Buntis ho kasi ako, Aling Rose. Iniwan ho ako dito ni Ronan para daw may titingin sa akin pag lumaki na yung tiyan ko. Sus Mariusip, oh! Nagkamali ka ng pagsama sa kanya, Wendy. Masasama ang ugali ng pamilyang iyan. Si Ronan nga lamang yata ang mabait dyan eh. Aalilain ka lamang ng mga iyan. Nakagat niya ang mga labi. Sige ho, Aling Rose, maglilinis pa ho kasi ako ng bahay. Naku, bata ka. Kung ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo. At pag nakabalik na lang si Ronan ka sumama sa kanya. Mahihirapan ka sa pamilyang iyan. Buntis ka pa naman. Bahala na ho, sige ho. Sabi niyang tumalikod na dala ang mga binili niyang tinapay at soft drinks. Habang pabalik siya ng bahay ay parang naririnig pa niya ang mga sinabi ni Aling Rose. At ramdam niyang totoo ang mga iyon. Pero paano pa siyang aalis doon kung ganitong wala naman ang kanyang pagpapaalamanan? Ano na lamang ang sasabihin sa kanya ni Ronan kung aalis siya? Nagmeryenda na agad siya pagdating ng bahay. Pagkuwan ay nagsimula na uling ginisin ang hagdan at ibaba ng bahay. Inis-is niya ang bahagi ng sahig na sobrang dumi. Pagod na pagod siya nang makatapos lampas na ng alas 4 noon.
sumalampak siya sa isang silya para magpahinga. Halos hiningal siya sa paglilinis. Hindi naman kasi niya dating ginagawa iyon. Mahigit kalahating oras siyang nagpahinga bago siya naligo. Nagsuot siya ng maayos na pambahay at saka siya nahiga sandali sa kwartong ginamit nila ni Ronan kagabi. Palibhasa ay napagod ng husto at kapapaligo. Naidlip siya nang hindi niya namamalayan. Malalakas na katok sa pinto ang gumising sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon at nagulat pa siya nang mapansing madilim na. Pagbukas niya ng pinto ay naroon sina Aling Lily at Irish. "Punyeta! Ang galing mo naman!" sabi nito. "Anong akala mo sa sarili mo bisita dito na maaaring matulog ang gusto mo?" "Pasensya na ho kayo, inay. Napagod ho kasi ako ng husto sa paglalaba at paglilinis ng bahay kaya naidlip ako." "Naidlip? Idlip ba ang tawag sa ginawa mo eh gabi na ngayon at wala pa tayong lalamunin ng hapunan?" "Wala naman ho kayong ibinilin sa akin na magluto, inay." "Gaga ka talaga, ano?" Sigaw nito sa mukha niya, kasunod ang isang malakas na sampal sa kanya. Muntik na siyang matumba sa lakas ng sampal na iyon, na halos tumulig sa kanya. "Bakit ninyo ako sinampal?" tanong nito na hawak ang kanyang pisngi. "Hindi lang yan ang aabutin mo kapag nag-asta ka pang Reyna sa bahay na ito. Yung mga sampay mo, gabi na, ay hindi pa naiisilong. Hala! Bumaba ka dyan at isiling mo ng lahat ng mga iyon. Magsalang ka muna ng sinaing bago ka lumabas." Naramdaman niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Ano pang itinatanga-tanga mo dyan? Labas na!" sigaw nito. Lumabas na siya. Nakangisi sa kanya si Iris nang lampasan niya ito. "Hindi pwede sa bahay na ito ang tatamad-tamad." Sabi pa nito na hindi na lamang niya pinansin. Pagbaba niya ay nagsalang na nga agad siya ng sinaing at saka siya lumabas para isilong ang mga sinampay. Madali naman niyang nakuha lahat ang mga iyon na pawang tuyo na. Dinala niya sa supa sa salas ang mga hinangong sinampay at sinimulang itupi ang mga iyon. Nakatingin lang sa kanya ang mag-inang Lily at Irish na nanonood ng TV. "Bilisan mo na dyan at lutuin mo yung tinola. Marunong ka bang magluto?" tanong ni Aling Lily. "Oho." "Magaling naman. Bilisan mo at maya-maya lang ay magdaratingan na yung tatlo." Minadali niya ang pagtutupi ng mga damit at saka niya binalikan ang nakasalang na sinaing. Maluluto na iyon kaya inihanda na niya ang lulutuing ulam. Nakasalang na ang tinola ng magdatingan ang mag-aamang Jose, Rodel at Lily. Inayos na agad niya ang mesa. Nang maluto ang tinola ay nagsandok na siya. Nagdulugan na ang lahat na mukhang gutom na. "Oh, bakit may isa pang pinggan dito?" tanong ni Aling Lily nang makaupo na ang mga ito at makita ang isang pinggan na pwesto niya kagabi. "Para ho sa akin iyan, inay," sagot niya. "At sinong may sabi sa iyong sasabay kang kumain sa amin? Ang taas naman ang ambisyon mo." Hindi siya nakakibo. Kinuha niya ang pinggan at ibinalik sa lalagyan at hinayaan na niyang kumain ng mga ito. Nakabantay siya at maya-maya ay may nag-uutos sa kanya na iabot ang ganoon at ganito. Daig pa niya ang isang alipin sa kasusunod sa mga ito. Busog na busog ang lahat nang magsitayo at wala nang natirang ulam. Sabaw na lamang at sayote ang pinagtiyagaan niyang kainin at kanin na halos ay tutong na lamang. Kumakain siya ay pumapatak ang kanyang luha sa malaking habag sa sarili. Pagkatapos kumain
ay nagligpit siya at naghugas ng mga pinagkainan. Ang mag-anak naman ay nanonood ng TV. Nang aakyat na siya dahil tapos na siyang maghugas ng pinggan, ay tinawag siya ni Aling Lily. Huminto siya sa paanan ng hagdan. "Hindi ka na doon sa kwarto ni Ronan matutulog dahil salo sila doon ni Rodel. Si Rodel na ngayon na matutulog sa kwartong iyon." "Saan ho ako matutulog?" "Halika, sumunod ka sa akin." Sabi nito at nagpauna ng umakyat sa itaas. Sumunod naman siya. Nagtuloy ito sa kwarto nito at ng mag-asawa. Paglabas ay may dalang isang banig na plastic. "Oh, doon ka sa kusina at itong ilatag mo." "Sa kusina ho?" "Oo, bakit may reklamo ka?" "Baka ho pwedeng sa salas na lang." "Ambisyosa. Doon ka sa kusina na babagay. Sige na, doon ka na." Taboy nito sa kanya. "At bukas, kunin mong lahat ang mga gamit mo sa kwarto ni Ronan at doon mo ilagay sa cabinet sa itaas ng lababo." Marahan siyang tumango at walang kibong nanaog. Gusto niyang umiyak pero pinigil niya ang sarili. Pagdating sa kusina ay winalisan niya ang sahig at saka siya naglatag doon. Mayroon naman siyang unan at kumot na dala kaya mayroon siyang gagamitin. Kaya lang ay parang hindi niya matatagalan ang amoy sa lugar na iyon. Kung palaging doon na siya matutulog ay kailangang linisin niyang mabuti ang lugar na iyon para mawala ang amoy. Hindi alam ni Windy kung gaano katagal na siyang natutulog nang gisingin siya ng pagriring ng kanyang cellphone. Pagdilat niya ay madilim na madilim at wala na siyang naririnig na ingay sa sala. Marahil ay hating gabi na at nag-akyata na sa itaas ang mag-anak. Kinuha niya ang cellphone sa ilalim ng kanyang unan at sinagot iyon. Naisip kasi niyang si Ronan iyon. "Hello?" sagot niya. Hindi niya binuksan ang ilaw. "Sweetheart?" Buhat sa kabilang linya. Tama siya. Si Ronan nga ang tumatawag. Pagkarinig niya sa boses ng kasintahan ay parang bigla siyang nakakita ng kakampi. Hindi niya napigilan ang mapaiyak. "Sweetheart, bakit ka umiiyak?" Tanong nitong nag-aalala. Para namang bigla siyang nagising sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa tanong na iyon. Agad niyang pinunasan ng mga kamay ang luha sa mga mata. "Sweetheart, anong nangyayari sa'yo?" Untag ni Ronan, nahalata ang pag-alala sa boses. "Wala," sagot niya. "Wala? Iiyak ka ba ng walang dahilan? May ginawa ba silang hindi maganda sa'yo?" "Wala, Ronan. Napaiyak lang ako dahil kaninang umaga pa ako nangungulila sa'yo. Mahirap palang ganitong malayo ka sa'kin." "Akala ko naman eh kung ano na. Hindi mo mayaalis sa akin ng mapaiyak. Dati kasi, kahit hindi tayo magkita, alam ko namang naririto ka lang sa malapit at anumang oras na tawagan ko ay madali ako mapupuntahan. Hindi katulad ngayon, ang layo-layo mo. Iyan lang ba talaga ang dahilan ng pag-iyak mo? Ano pa ba naman ang magiging dahilan ng pag-iyak ko? Maayos naman ang pagtrato nila sa akin dito." "Salamat naman. Pinakaba mo agad ako eh." "Oo, kumusta ka naman dyan? Maayos ba ang lagay mo dyan?" "Oo naman. Libre ang tirahan namin dito at maganda naman. Mas maganda ang tinutuluyan ko kaysa sa mga ordinaryong magagawa lamang." "Dapat lang, engineer ka eh." "Pero alam mo, miss na rin agad kita. Ngayon lang kasi tayo nagkalayo kaya parang hindi ako sanay. Masasanay ka rin tulad ko, pero sana isang taon lang ang kontrata mo dyan, Ronan." "Ganun nga rin sana ang gusto ko eh.
Actually ay maaari naman pala akong umuwi pagkatapos na ko ng isang taon. Pero ako ang mamamasahe. Saka malaki ang mawawala sa akin. Kaya nga kahit malungkot, itutuloy ko na siguro ang 2 taon. Gusto ko talagang makaipon ng malaki para magkaroon agad tayo ng bahay at lupa. Kung iyan ang gusto mo, di sumigi ka. Pero huwag ka na magsa-sideline dyan ha. Tama na yung trabaho mo na lang para hindi ka gaanong mahirapan. Hindi na siguro sweetheart dahil malaki naman ang sweldo ko dito eh. Saka mag-iingat kang lagi dyan. Malayo ka dito at hindi mo pa kabisado ang mga tao dyan. Don't worry, good boy ako dito. Ikaw din ha, palagi ka mag-iingat. At huwag kang magpapakabagod para sa baby natin. Huwag kang mag-alala at maayos naman ang lagay ko dito. Tatawagan ko rin sina inay para ipagbilin ka. Sasabihin ko sa kanilang huwag kang hahayaang mapagod. Hindi siya kumibo. O siya paano, babay na ha? Tatawag na lang uli ako bukas. Sige, hihintayin ko ang tawag mo. Hinagkan pa siya ni Ronan sa telepono bago ito mawala sa linya. Napapangiting nagbalik siya sa pagtulog. Pagkaraan ng mahigit isang buwan, ay nagpadala na ng malaking pera si Ronan sa kanyang inay. Binata naman kasi ang nakalagay sa kanyang bio data nang mag-apply siya ng trabaho, kaya sa kanyang inay talaga tutuloy ang perang ipadadala niya. Tumawag siya sa kanyang inay nang maipadala na niya ang pera. Nagkataong nasa eskwelahan ito. O Ronan anak, napatawag ka. Inay, nagpadala na ako ng pera para sa inyo. 30,000 ho iyon. Noong makalawa ko pa ipinadala kaya malamang inariya na iyon at pwede nyo nang kunin. Ganon ba? Hayaan mo at dadaan ako bukas sa bangko para tingnan kung naroroon na. Naku, tamang-tama. Ang pagpapadala mo at magbe-birthday ang tatay mo. Kaya nga ho ipinadala ko na agad. Salamat naman. Inay, bigyan ho ninyo si Windy doon. Ibigay niyo sa kanya ang 10,000 para may pambili siya ng mga gamit ng aming magiging anak. Saka ng iba pa niyang pangangailangan. Hindi naman namin ginugutom ang babaeng iyon. Saka inaabutan naman siya ng mga kapatid mong may trabaho kaya palagi rin siyang may pera. Salamat naman ho. Pakisabi na lang sa mga kapatid ko, salamat. Bumawi na lang kamo sila sa akin pagbabalik ko dyan. Yung ipapadala kong pera para sa inyo ay magiging regular na yon mula ngayon. Salamat naman. Inay, maaari na siguro kayong huminto sa pagtuturo ninyo. Hayaan na lang ninyo si Itay ang magtrabaho. Asus, at bakit naman ako hihinto sa trabaho? Inay, para lang magpahinga kayo. Maedad na rin naman kayo eh. Eh nako, ayoko na magbukbukbuk sa bahay no. Sana lang po kako eh para may makatulong si Windy sa pag-aalaga ng anak namin pagsilang na siya. Saglit na hindi nakakibo ang kanyang inay. Pero maya-maya ay biglang naging malambing ang boses nito. Bueno, kung gayon ay gusto mo ay magre-resign ako sa trabaho kapag malapit ng mga anak si Windy. Gusto ko naman talagang mag-alaga ng apo eh. Unang apo yata namin ang isisilang niya. Alam mo bang pati ang mga kapatid mo ay nasasabik na rin makita ang kanilang pamangkin? Natutuwa ho ako, inay. Hindi na ko gaano mag-aalala kay Windy. Sus, ano ba naman ang ipag-aalala mo sa kanya? Ay nasa mabuting mga kamay naman siya. Alagang-alaga dito ang asawa mo. Inay, baka ho napapagod siya dyan. Alalahanin yung buntis ang asawa ko. Huwag kang mag-alala at hindi naman namin siya pinagagawa dito sa bahay. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi na rin siya nagtagal sa pakikipag-usap sa kanyang inay. Tuwang-tuwang ibinalita ni Aling Lily sa kanilang 2 anak na babae ang naging pag-uusap nila ni Ronan habang nasa school siya kanina. Tinawag niya ang 2 anak na babae nang magsidatingan ng mga ito buhat sa trabaho at niyaya sa silid nilang mag-asawa.
Ang laki pala ng allowance ninyo mula kay Kuya Inay, sabi ni Ellen. Magkano ang ibibigay ninyo kay Windy? At bakit ko siya bibigyan? Palamuni na nga siya dito ay bibigyan ko pa siya. Baka humalaman ni Kuya na hindi ninyo siya binigyan, sabi naman ni Irish. Tingin ba ninyo ay magsusumbong iyon sa kuya ninyo? Hindi siguro, pero maaari din namang malaman ni kuya na hindi ninyo siya binibigyan ng pera, kahit hindi niya itanong yun. Natigilan si Aling Lily. Dapat na talaga tayong mag-isip ng paraan, Inay, kung paano nating mapapalayas dito ang babaeng iyan. Mukhang hindi susuko kung pahihirapan lang natin sa pagtatrabaho dito sa bahay eh. Teka, may naiisip ako, sabi ni Irish. Kailangang manakaw natin ang cellphone niya para hindi na siya matatawagan ni Kuya at para hindi na rin niya matatawagan si Kuya. Mukhang maganda yan eh. Hindi lang iyon, Mama. Ibibigay natin sa isang lalaki ang cellphone niya para tuwing tuwatawag si Kuya, yung lalaking iyon ang sasagot kay Kuya. May isip ngayon ni Kuya na may lalaki siya. Namilog sa tuwa ang mga mata ni Aling Lily. Kapag tumawag si Kuya para itanong sa atin kung bakit hindi sinasagot ni Windy ang mga tawag niya, sabihin nating hindi natin alam. Ang alam kamo natin, palaging nakababad sa cellphone si Windy at hindi natin alam kung sino kausap. Teka, maganda nga iyan. Pero paano kung biglang umuwi ang kuya ninyo rito dahil sa galit? Okay lang namang umuwi si kuya eh. Basta ba palalayasin niya ang babaeng yon? Hindi naman problema sa kanyang trabaho eh. Napangiti na si Aling Lily. Pero teka, sino namang lalaki ang gagamitin natin para magpanggap na kaluguyo ni Windy? Ako na ang bahala sa lalaki, Mama, sabi ni Ellen. Mayroon akong masugid na manliligaw na magagamit ko para dyan. Hindi tatanggi iyon sa akin. Wala na palang problema kung gayon. Madali namang naisagawa ng mag-iina ang pagkuha sa cellphone ni Windy. Isang araw ng Sabado na nasa bahay silang lahat, ay binantayan nila ang kilos ng babae. Hapon na noon nang pumasok ng banyo si Windy para maligo. Palibhasa ay nasa kusina lang ang mga gamit nito. Nakita ni Ella na iniwan nito ang cellphone sa maliit na cabinet sa itaas ng lababo bago ito nagtungo sa bathroom. Nang marinig niyang naliligo na ang babae, ay madali niyang nakuha sa cabinet ang cellphone at agad niyang nadala sa kanyang kwarto at inilagay sa kanyang bag na ginagamit sa pagpasok. Bukas na bukas ay ibibigay niya iyon kay James. Kinausap niya ang masugid na manliligaw tungkol sa balak nila at pumayag naman agad ito dahil sa malaking pagkakagusto sa kanya. Paglabas niya ng kwarto ay nasalubong niya ang kanyang mama. O ano ang nangyari? Tanong nito. Nakuha ko na, Mama. Bukas na bukas ay lalaki na ang sasagot kay Kuya kapag tinawagan siya ni Windy. Kay luwang nangiting sumilay sa mga labi ni Aling Lily. Tingnan ko lang ngayon kung di magalit sa kanya si Kuya Ronan mo, sabi nitong ngiting-ngiti bago nanaog. Mahihiga na lamang si Windy ng gabing iyon nang matuklasan niyang nawawala ang kanyang cellphone. Pagkaligo kasi niya kanina ay nagluto na siya ng kanilang hapunan. Nang makaluto ay hinainan na niya ang mag-anak at nagsikain na ang mga ito. Pagkakain ng mga ito at sakalang siya kumain at tulad ng dati, halos wala na siyang may ulam kundi sabaw at mga patatas. Hindi na lamang siya kumibo at tahimik na kumain. Nagligpit siya at naghugas ng mga pinggan. Ang mag-asawang Lily at Jose ay nanonood ng TV sa sala at ang tatlong kapatid ni Ronan ay nasa kwarto ng mga ito. Noon lang niya naisipang kunin ang cellphone para ilagay sa ilalim ng kanyang unan.
Palagi kasing hating gabi kung tumawag sa kanya si Ronan. Kaya sa ilalim ng una niya inilalagay iyon para tiyak na magigising siya pagtawag nito. Gayon na lamang ang kanyang pagtataka nang hindi niya iyon makita sa maliit na kabinet sa itaas ng lababo. Hindi siya maaaring magkamali. Doon lang niya iniwanan iyon bago siya pumasok sa banyo para maligo. Nakalkal niyang lahat ang laman ng kabinet pero wala talaga ang cellphone. Saan naman mapupunta iyon? E dito ko lang naman nilagay. Gusto sana niyang magtanong sa mag-asawa pero siya rin ang pumigil sa sarili. Tiyak na masisinghalan lang siya ng mag-asawa. Baka sabihin pa sa kanya na ang pakialam ng mga ito sa cellphone niyang mumurahin lang naman. Nahiga siya ang kakabakaba. Paano na pag tumawag si Ronan? Bahagyang kumunot ang noo ni Ronan nang ulitin niya ang pagdial sa numero ni Windy pero hindi nagri-ring ang kabilang linya. Parang nakapatay yata ang cellphone nito. Pero bakit naman papatayin ni Windy ang cellphone? Gayong alam nitong palagi siyang tumatawag sa ganoong oras. Muli niyang inulit ang pagdial pero ganoon pa rin, walang nagri-ring. Napapailing na ibinalik niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon at hinarap ang kanyang merienda. Kasalukuyan siyang nagme-merienda sa isang kantin malapit sa ginagawa nilang building. Sinamantala lang niyang oras ng break time para makatawag sa kasintahan. Kung bakit naman pinapatay ni Windy ang cellphone nito? Bukas na bukas kapag nakausap niya ito, ay sasabihin niyang huwag na huwag papatayin iyon, lalo na sa ganoong oras kung kailan siya tumatawag. Naging panauhin ni Aling Lily sa kanyang pribadong opisina sa university na kanyang pinagtatrabahuhan si Dr. Pat Campus ng hapong iyon. May dala pang isang kahong cake para sa kanya ang doktorang ginugusto niya para kay Ronan. Kumusta na kayo, tita? Tanong nito matapos maupo sa silya sa harap ng kanyang mesa. Okay naman, Pat, ikaw. Lalo kayatang gumanda. Natawa ang manggagamot. May kailangan ka ba sa akin, Pat? Tanong niya sa magandang manggagamot na kaedad lang ng kanyang anak na si Ronan. Ito ang talagang gusto nilang mag-anak na mapapangasawa ni Ronan. Gusto ko sanang makuha ang address ni Ronan sa Jordan. Tita Lily, pati na ang numero ng kanyang cellphone doon. Patungo kasi akong Dubai sa susunod na linggo. Talaga? Anong gagawin mo sa Dubai? Natanggap ho ako sa isang ospital doon, tita. Talaga? Oho. Nakapasa ho ako sa exam na ibinigay nila at ngayon ay kinukuha nila ako. Hindi naman ho yata kalayuan doon ang Jordan kaya maaari kong puntahan doon si Ronan paminsan-minsan. Aba naku, maganda ang gagawin mong iyan. Mukhang naho-homesick na nga ang lalaking yun doon. At kung bigla siyang magkakaroon ng kakilala doon, hindi na siya malulungkot. At baka magkaroon na ako ng pag-asang mapansin ng lalaking iyon. Tiyak iyon! Basta gayong nasa malayo siya at nalulungkot, hindi malayong mabaling sa iyo ang kanyang pagtingin. Saka sa ngayon ay hindi niya gaanong nakakausap si Windy. Anong ibig ninyong sabihin, tita? Tanong ni Pat. Ikinuwento niya dito ang tungkol sa ginawa nilang pagkuha sa cellphone nito nang hindi nalalaman ni Windy. Mabuting alam mo ang tungkol sa bagay na ito para kung mag-uusap kayo ay alam mo ang dapat mong isagot. Kapag naroon ka na, gawin mo na ang lahat para maakit mo siya. At nang tuluyan na niyang malimutan ang babaeng inuwi niya sa amin. Napangisi si Pat. Iyon nga lang talaga ang dahilan kung bakit tinanggap ko pa ang offer sa akin na magtrabaho sa isang ospital sa Dubai, tita. Si Ronan lang talaga yung dahilan. Ang totoo naman ay maganda na ang lagay ko sa Makati Medical Center. Kaya nga pagbutihin mo ang gagawin mong pang-aakit sa kanya
Para pag nagbalik kayo dito ay mag-asawa na kayo. Kami naman ang bahala dito kay Windy. Nakangising na patango si Pat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ibinigay iyon kay Path matapos buklatin ang address at cellphone number ni Ronan. Kinopya naman iyon ng babae sa cellphone nito. Paano ho, tita? Mauuna na ako sa inyo at mukhang hindi pa naman kayo uwi eh. Sige, salamat nga pala dito sa cake ha. Basta kayo, tita. Sige ho, tutuloy na ako. Ingat! Sabi niya at sinundan ito ng tanaw habang papalabas ng kanyang pribadong opisina. Kung hindi lang oras ng trabaho, ay kanina pa sanang tinawagan ni Ronan si Windy. Sabik na siyang makausap ang kasintahan dahil ilang tawag na niya dito pero nakapatay ang cellphone nito. Hindi niya alam kung bakit gayon. Ang sabi naman ng kanyang inay ay palaging hawak nito ang cellphone at madalas na may kausap. Sino naman ang kakausapin ni Windy sa cellphone? Wala naman itong maraming kaibigan na matatawagan. Wala na rin naman itong mga magulang at mga kapatid. Ulila ng lubos si Windy. Pandalas ang sulyap niya sa kanyang relo dahil gusto na niyang sumapit ang oras ng break time para matawagan na niya si Windy. Gusto na niyang marinig ang boses ng babae. Nilibot niya ng malawak ang lugar na iyon na pinagtatayuan nila ng building. Tiniyak niyang nasa ayos ang lahat at tama ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. 24 hours ginagawa ang building na iyon at tatlo silang engineer na nagsasalit-salitan sa pamahala ng paggawa. Maya-maya ay nilapitan siya ng isang kasamahang Amerikano. "Hey, it's break time. Let's have coffee." Sabi nito sa kanya, kaya napasuliyap siya sa kanyang relo. Napangiti na siya at sumunod na sa Amerikano. Pero bago pa siya pumasok sa kantina ay idinayal muna niya ang numero ni Windy. Pumwesto siya sa may mga halaman sa malapit sa pinto ng kantina. Napangiti na siya at sumigil ang kasiyahan sa kanyang puso nang magring ang kabilang linya. "Sagutin mo na, Windy, please." "Hello?" Sagot buhat sa kabilang linya pero hindi si Windy. Isang lalaking buong-buo ang boses. Hindi agad siya nakapagsalita sa pagkabigla. "Hello?" Hindi pa rin siya nakasagot. Nalito kasi siya at hindi naman malaman ang sasabihin. "Sino ka bang gago ka at inaabala mo kami ng sweetheart ko?" Buliyaw sa kanya nang nasa kabilang linya at agad nang namatay ang linya. "Hello? Hello?" Habol niya pero wala nang sumasagot. Nagredial siya pero sa pagkakataong iyon ay hindi tinatawagan. Ilang ulit siyang nagredial pero mukhang nakapatay na talaga ang cellphone ni Windy. Ibinalik niya sa bulsa ng pantalon ang cellphone at saka siya humakbang palayo sa kantin. Parang biglang nawala ang gana niyang magmeryenda dahil sa pagkakatawag niyang iyon kay Windy. Nagriring na ang lalaki anuman ang sumagot. Bakit nasa lalaking iyon ang cellphone ni Windy? At sino ang lalaking iyon? Ang alam niya ay hating gabi sa Pilipinas sa mga sandaling iyon. Kung nasa lalaking iyon ang cellphone ni Windy, ibig bang sabihin ay magkasama ang dalawa? May kabang gumapang sa kanyang dibdib? Sino ang lalaking iyon? Muling tanong niya sa sarili. Kaano-ano ni Windy ang lalaking iyon? Habang naghahanap siya sa isip ng sagot sa mga tanong na iyon, ay naisip niyang tawagan ang kanyang mama. Bahala na kung maaabala niya ito sa pagtulog. Kailangang malaman niya kung nasaan si Windy
at kung bakit hindi niya ito makausap. Idenial niya ang numero ng kanyang inay. Nagring naman agad ang kabilang linya, pero matagal pa bago iyon sinagot ng kanyang inay. Marahil ay nahihimbing ito kaya hindi agad nakasagot. "Ronan, ikaw ba ito?" Tanong ng kanyang inay na ang boses ay halatang kagigising lamang. Mukha talagang naabala niya ito sa mahimbing na pagtulog. "Ako nga, inay." "Oh, hating gabi na dito ah. Bakit ka napatawag?" "Katatawag ko lang kasi kay Windy, inay. Pero lalaki ang sumagot sa kanyang cellphone." "Lalaki? Sinong lalaki?" "Hindi ko ho alam kung sinong lalaki iyon. Wala ho ba dyan si Windy?" "Aba, ay wala siya dito. Nagpaalam siyang lumabas kaninang makakainan ng hapunan at ang sabi niya baka bukas na siya bumalik." "Bukas babalik? Saan daw siya pupunta?" "Aba, ay ewan sa babaeng iyon. Pandalas naman ang alis niyon eh. Madalas na hindi dito natutulog." "Inay, totoo ho ba ang sinasabi ninyo?" "Aba, ano ka ba? Ako ba'y magluloko pa sa iyo? Saan ho siya nagpupunta at umaalis?" "Aba, ewan ko. Pag nagpapaalam ay sinasabing may dadalawing kaibigan at doon na raw matutulog. Hindi ko naman masabihin at baka pagdabugan pa ako eh." Natigilan siya. "Inay, wala naman ho akong kilalang kaibigang lalaki si Windy eh. Wala din siyang pinsang lalaki naman na may papakilala niya sa akin. Sinong lalaking iyon na siyang may hawak ng kanyang cellphone?" "Baronan, wala akong nalalaman. Bakit hindi ang asawa mo ang tanungin mo?" "Kaso nga ho, pag tinatawagan ko nakapatay ang cellphone. Kanino ko lang natsyempuhan at lalaki pa ang sumagot?" "Mukha yatang malikot pa ang babaeng napili mo." Sumbat sa kanya ng kanyang inay. "Hindi naman ho siguro, inay." "Hindi? Eh sinong lalaking sinasabi mong sumagot sa kanya cellphone?" Hindi siya nakakibo. "Pwede ba, inay? Bukas ay sabihin ninyo siyang tawagan ako." "Ano ka ba? Madalas siyang may hawak na cellphone at palagi may kausap. Huwag mo sabihing hindi ko ang kausap niya." "Pero hindi nga ho ako, inay." "Punyeta, iyan na nga ba ang sinasabi ko sa babaeng iniuwi mo dito eh?" "Basta bukas ho, ipatawagin niyo siya dito." "Oo, sasabihin ko sa kanya." Lalo na siyang kinabahan sa pagkakausap niyang iyon sa kanyang inay. Napailing siya. Hindi niya gusto ang nangyayari. Nang mga sandaling iyon ay gising pa si Windy. Kanina pa siya nakahiga pero ayaw siyang dalawin ng antok. Naiisip kasi niyang ganong oras kung tumawag sa kanya si Ronan. Pero paano siyang matatawagan ito kung gayong nawawala ang kanyang cellphone? Tiyak niyang tawag ng tawag sa kanyang lalaki pero hindi siya matawagan. Gusto sana niyang makitawag sa kanyang biyanan o mga hipag pero nag-aalala naman siyang buliwan lang ng mga ito. Gusto rin sana niyang bumili ng cellphone pero wala naman siyang pambili. At kung sakali mang makabili siya, saan naman niya kukunin ang numero ni Ronan? Tiyak niyang hindi iyon ibibigay sa kanya ng mga kapatid nito o ng kanyang biyanang hilaw. Sabik na siyang makausap si Ronan. Baka kasi kung ano na ang iniisip nito sa kanya ngayong hindi siya nito natatawagan. At baka kung ano na ang isinusumbong ng mga biyana niya at hipag na hilaw kay Ronan ay wala pa siyang kaalam-alam. Nag-aalala siya. Kung alam lang sana niya kung nasaan ang kanyang cellphone. Pero may palagay siyang hindi na niya makikita pa iyon. Ayaw sana niyang i-entertain ang hinalang baka sadyang kinuha iyon ng isa sa mga kasambahay niya. Pero paano namang mawawala iyon gayong alam niyang doon lang sa cabinet niya iniwan at wala na nang balikan niya? Napailing siya. Paano ba silang makakapag-usap ng kasintahan
kung ganoong nawala ang tanging gamit para makausap si Ronan. Kinapos ng materyales si Ronan ng araw na iyon, kaya maaga silang nakaalis sa project site. Kasama niya ang ilang matataas sa kumpanya na nagbalik sa kanilang opisina para mag-report. Hindi naman kalayuan ang kanilang opisina sa project site. Pagdating nila doon ay sinulubong siya ng isang babaeng empleyado. Jordanian ang babae. "May naghahanap sa iyo, Ronan." Sabi nito sa kanya sa wikang Ingles. "Sino?" "Nakalimutan ko ang kanyang pangalan pero naroon siya sa waiting lounge. Puntahan mo na lang." "Okay, thank you, Sally." Sabi niya at nagmamadali nang nagtungo sa waiting lounge na nasa kabilang side ng maluwang na opisina nilang iyon. Palapit pa lamang siya sa pintong salamin ay natanaw na agad niya ang babaeng iyon na bahagyang nakatalikod sa kanya at nakatingin sa malaking flower arrangement sa loob ng lounge. Nang buksan niya ang pinto ay napalingon ito sa kanya at bahagya pa siyang natigilan nang makilala ito. "Path?" Bulalas niyang nakangitis na agad. "Ronan!" Tawag nito sa kanya at agad tumayo at sumalubong sa kanya. Nabigla siya nang yumakap ito sa kanya at agad na humalik sa kanyang mga labi. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. "Paano ka nakarating dito? Sino kasama mo?" "Ang dami mo naman agad tanong." Sabi nitong masayang nakangiti. "Halika nga at maupo tayo." Sabi nitong hinila siya sa isang kamay. Naupo sila sa mahabang sofa. "So paano kang nakarating dito?" tanong niya. "Nasa Dubai ako ngayon." "Dubai? Anong ginagawa mo doon?" "Nagtatrabaho ako sa isang ospital doon. At dahil malapit lang naman itong lugar mo sa kinaroroonan ko, kaya naisip kong pasyalan ka." Napangiti siya. Kahit hindi niya gusto ang babae, ay talagang masayang masaya siya na dinalaw siya nito. Malungkot na malungkot kasi siya dahil wala man lang siyang kasamahang kahit isang Filipino. Karamihan sa kanyang mga kasama sa trabaho ay mga Arabo at Jordanian. "Kanina ka pa ba?" "Mga kalahating oras na siguro. Nasa project site ka raw eh, pero sinabihan naman ako maghintay kung gusto ko." Napangiti siya. "Mag-out lang ako, Path, tapos ay kumain tayo sa labas. Gusto ko yan. Pero teka, magtatagal ka ba dito?" "Bukas ay babalik na ako sa Dubai." "Saan ka tumutuloy dito?" "Sa isang downtown sa hotel. Pero gusto ko munang magpalit ng damit, Path. Saka mag-shower, sana kahit sandali. Malapit lang naman dito ang tirahan ko." "Huwag mo akong alalahanin at makakapaghintay ako sa'yo. You can take your time." Maganda ang kanyang tinutuluyan, kaya isinama niya doon si Path. Habang naliligo siya ay nagbabasa naman ito ng mga magazine sa sala. Hindi alam ni Ronan kung bakit naman ang nagpapagwapo siya ng husto. Isinuot niya ang paborito niyang polo at pantalon at saka siya nagwisik ng paboritong kulong sa kanyang katawan. Nang suklayin niya ang buhok sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto, ay kinindatan pa niya ang sarili. Gwapong gwapo siya. Nang matiyak na ayos na talaga ang bihis niya, ay lumabas na siya. Napangiti si Path nang makita siya. "Oh, you look gorgeous." Napangiti siya. "Dapat lang dahil maganda ang kasama ko." Napangiti si Path at kumapit na ito sa kanyang braso. Nagtaksi sila patungo sa hotel na tinutuluyan ni Path. Pinaka magagandang hotel iyon sa Jordan. At maganda doon na sila na kumain para hindi na niya ihahatid pa ang babae pagkatapos. Isang American restaurant sila nagtuloy.
Umorder sila ng malaking pizza at soft drinks. Wala ka na bang gustong iba? Tanong niya sa babae nang maisilbi na sa kanila ang pizza. Bubusog na tayo ng husto dito. Sagot nito at saka kumagat sa hawak na slice. Habang kumakain sila, ay palihim niyang pinagmamasdan ang babae. Para bang noon lang niya natuklasang maganda rin naman pala ito at kaakit-akit. Hindi lang marahil niya napapansin noon dahil masyadong nakatuo ng atensyon niya kay Windy. O bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Maya-maya ay tanong ni Path nang mapansin ang ginagawa niyang pagsuliyap-suliyap dito. Ngumiti siya. Tinatanong ko ang aking sarili kung bakit naisipan mong mag-work sa Dubai. Oh, yun ba? Napakaganda kasi ng opportunity eh, kaya hindi ko nagawang pakawalan. Ang totoo nga, nang kumuha ako ng exam ay para lang kakum may magawa akong iba. Hindi naman talaga ako seryoso, pero pumasa ako at nagtap pa, kaya ako ang kinuha. Magaling ka naman kasi talaga eh. Tinanggap ko na para naman ka kung maiba ang paligid ko. Medyo nabobor na rin kasi ako sa Makati Med kaya heto. Nagpasya na ako mag-Dubai. Pero hindi naman siguro ako magtatagal ng husto dito. Tama na yung 1 hanggang 2 taon. Iwan mo na sa akin ang address ng hospital na pinagtatrabahuhan mo ha? Bakit? Para ako naman ang dadalaw sa'yo. Nalulungkot din kasi ako dito dahil wala naman lang ako kasama kahit isang Pinoy eh. Hindi nila naubos ang kinuha nilang pizza, kaya ipinabalot nila iyon. Nagtuloy sila sa music room doon para manood ng performance ng isang local singer. Sa isang mesa sa sulok sila napaupo at umorder sila ng maiinom. Ladies drink para kay Path at beer naman ang sa kanya. Kumusta naman ang trabaho mo dito? Tanong ni Path. Okay naman, gamay ko na. Okay din naman ang mga kasamahan ko sa trabaho kaya enjoy na ako. Malungkot nga lang dahil tulad ng sinabi ko, wala man lang akong kasamahan kahit isang Pinoy. Malungkot talaga pag ganoon. Mabuti nga ako may mga kasamahang Filipino nurses doon kaya kahit paano ay nalilibang ako. Napatingin sila sa kumakanta ng kumanta ito ng isang popular na English song. Mahusay ang singer na yan ha. Puna ni Path. Oo nga, parang Pinoy kung kumanta. Nabaling sa singer ang kanilang pansin, kaya matagal silang nawala ng kibuan. Paano nga palang pag-uwi mo bukas? Tanong niya kay Path maya-maya. Wala namang problema. Magta-taxi ako patungong airport at iyon na, makakarating na ako ng Dubai. Pasensya ka na at hindi kita maihahatid. May trabaho kasi ako bukas na hindi ko pwedeng iwan. It's alright. Nauunawaan ko naman iyon. Isa pa, wala namang kahirap-hirap na makabalik sa Dubai. Sanay naman ako sa pagta-travel. Oo nga pala. Eh, kailan mo naman ako dadalawin doon? Sa lalong madaling panahon, itatapat ko ng weekend para matagal-tagal. Pero tatawagan muna kita bago ako pumunta, para tiyak na magkikita tayo. Nagbigaya na sila ng kanilang mga numero sa cellphone. Nalibang sila ng husto sa pakikinig sa singer, kaya hinating gabi na talaga sila. Si Path ang nagyayang umuwi na sila, at baka raw hindi siya magising para sa kanyang trabaho sa susunod na araw. Inihatid niya sa suit nito si Path na nasa 19th floor. Gusto mo bang magkape muna? Tanong ng babae sa kanya. Hindi na siguro Path, para makauwi na rin ako. Biglang yumakap sa kanya ang babae at agad na nahagkan ang kanyang mga labi. Gumanti naman siya ng yakap at halik. Thanks for the wonderful evening, sabi nito. Matulog ka ng mahimbing, sabi niya at hinayaan nang pumasok ito.
Nang humakbang siyang palayo sa suit nito, ay nakangiti pa siya. Sandali niyang nalimutan si Wendy. Nagtaksi siya pabalik sa kanyang tinutuluyan, pero hindi siya doon mismo nagpababa. Pumara siya ng malayo-layo pa doon. Gusto kasi niyang maglakad muna. Medyo naliyo siya sa nainom niyang beer. Palibhasa ay madalang siyang makainom mula nang makarating siya ng Jordan. Naiisip niya si Path habang naglalakad siya. Masaya din kasama ang babae. Ngayon lang niya natuklasan iyon dahil noong nasa Pilipinas pa siya ay hindi niya ito gaanong pinapansin. Ang totoo nga ay madalas niya itong iniiwasan. Mamadali niya ang pagdalaw kay Fat sa Dubai. Kinaumagahan, kumatok muna si Wendy at nang marinig na pinapapasok siya, ay binuksan niya ang pinto. Nakahiga pa si Ellen pero gising na ito. Si Irish ay nasa baba na at nag-aalmusal na. Araw ng Sabado at walang pasok. O bakit? Pasupladang tanong ni Ellen. Kukunin ko lang ang mga marurumi ninyo, sabi niya at pumasok na. Lumapit siya sa lalagyan ng marurumi at isa-isang inilabas ang laman niyon. Isa-isa niyang itinupi ang mga iyon para madali niyang madadala. Naramdaman naman niyang bumangon si Ellen at tinungo ang pinto. Hinila nito sa sabitan sa likod ng pinto ang isang pantalong maong. Oh, isama mo ang isang ito, sabi nito. Paglingon niya dito ay inihagis nito sa mukha niya ang pantalon. Hindi naman siya nasaktan kahit sa mismong mukha niya naglanding ang pantalon, pero masyado siyang nainsulto sa ginawa nito. Nagdilim ang kanyang paningin. Iyong tayo niyang iyon ay agad niya itong nadaklot sa buhok ng dalawang kamay. Hayop ka! Sumusobra ka na! Sigaw niya at ipinagwagwagan ang ulo nito. Napasigaw sa sakit si Ellen. Inay! Inay! Sigaw nito. Tulungan ninyo ako! Hindi siya nakaramdam ng takot kahit narinig niya ang mga nagmamadaling yabag sa hagdan. Patuloy niyang iwinagwag ang ulo ng babae, kaya napaiyak na ito sa sakit. Inay! Inay! Patuloy na sigaw nito. Hoy! Hoy! Babae ka! Bitiwan mo siya! Sigaw ni Aling Lily na agad na nakapanhik kasunod sin Irish at Rodel. Itinaas niya ang mukha ni Ellen at saka niya sinampal ng ubod ng lakas saka niya binitawan sa buhok. Sumadsad ito sa mag-inang Lily at Irish. Walang hiya kang babae ka! Sigaw ni Aling Lily na nakaamba ng sampal. Itinaas niya ang isang kamay. Huwag na huwag kayong magkakamaling ilapat niyang kamay niyo sa mukha ko. Dahil kahit matanda na kayo ay hindi ko kayo sasantuhin. Madiin niyang sabi kaya hindi nakakilos si Aling Lily. Ang walang hiyang iyan, inay! Sigaw ni Irish. Huwag kayong pumayag na saktan niya ang kapatid ko. Sumusobra na kayo! Inaalipin na nga ninyo ako ay binabastos pa ninyo ako. Sigaw niya. Lumayas ka! Duro sa kanya ni Aling Lily na nanlilisik ang mga mata. Lumayas ka sa pamamahay na ito! Talagang lalayas ako dahil hindi ko na matatagalan ang kawalang hiyaan ninyong lahat. Sigaw niya at saka sinagasa ang mga ito na hindi nakahuma. Diretso siya sa hagdan at pagdating sa ibaba ay mabilis na ipinaglalagay sa kanyang bag ang ilang gamit na mabilis na niyang nadampot. Malalaman ni Ronan ang kawalang hiyaan mong ito! Galit na sabi ni Aling Lily na
na nakababa na ng hagdan kasama ang tatlong anak. Sabihin niyo sa kanya dahil kapag nakausap ko siya, sasabihin ko rin ang mga kawalang hian niyo sa akin. Sabi niya at nagmamadali ng lumabas. Malalaki ang kanyang mga hakbang nang makalabas siya ng gate. Gusto niyang makalayo agad sa lugar na iyon. Ngayon siya nagsisisi kung bakit pumayag siya kay Ronan. Naiwan siya doon gayong alam naman niyang hindi naman talaga siya welcome sa bahay na iyon. Nang ganap na makalayo ay bumagal na ang kanyang mga hakbang. Para kasing naninigas ang kanyang tiyan na malaki na ang umbok. Parang nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang kaibuturan. Napasandal siya sa posteng nasa tabi ng daan. May mga nagtitinginan sa kanya pero hindi naman siya hinihintuan. Marami ring mga pampasaherong jeep na nagdaraan ngunit wala namang humihinto sa kanya. Maya-maya ay naramdaman niyang gumapang ang sakit sa kanyang tiyan. Napangyui siya. Noon ay biglang may humintong kotse sa tabi niya at isang lalaki agad ang bumaba. Misis, anong nangyari sa'yo? Tanong agad nito. Masakit po ang tiyan ko. Daing niya sa lalaki. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Tanong nito. Pwede ba? Baka kasi managlag itong dinadala ko. Hinawakan na siya ng lalaki sa isang braso. Kaya mo ba maglakad? Oo, pakidala lang itong bag ko. Kinuha ng lalaki ang dala niyang bag at saka ipinagbukas siya ng pinto ng kotse. Inalalayan siya nitong makasakay. Pagkuhan ay sumakay na ito sa driver's seat matapos ipasok sa backseat ang kanyang bag. Ilang saglit pa ay mabilis na silang tumakbo patungo sa pinakamalapit na ospital. Paghinto ng sasakyan, ay binuhat na siya ng lalaki papasok sa ospital. Sinalubong naman sila ng dalawang attendant na may tulak na stretcher. Doon siya inilapag ng lalaki at kasama pa ito nang itakbo siya sa emergency room. Hindi alam ni Wendy kung nakatulog siya o nawala ng malay nang maipasok siya sa emergency room. Ang huli niyang natatandaan ay nang ilipat siya sa kama mula sa stretcher na kinalalagyan niya. Matagal din marahil siya nakatulog dahil nang magdilat siya ng mga mata ay nasa isang kwarto na siya ng ospital na iyon. Ang lalaking tumulong sa kanya ang namulatan niya. Nakangiti ito sa kanya. Ano ang nangyari sa akin? Tanong niya sa hindi nakikilalang lalaki. Okay na ang kalagayan mo? Sabi nito sa buong-buong boses. Ngayon na lamang niya napansin iyon dahil kaninang lapitan siya nito ay sakmal ng takot ang kanyang dibdib. Hindi ako nakunan? Muntik na. Mabuti na lamang at nadala ka agad dito sa ospital. Maraming salamat. Saban niyang parang mapapaiyak sa awa sa sarili. Kung may nangyari sa dinadala ko, baka hindi ko na mapatawad ang aking sarili. Well, wala namang masamang nangyari kaya huwag ka na mag-alala pa. Maraming salamat talaga. Sabi uli niya. Ang sabi sa akin ng doktor ay maaari ka na raw lumabas. Pero may advisable daw kung mananatili ka pa dito ng kahit isang araw lang. Biglang lumarawan sa kanyang mukha ang malaking pag-aalala. Paano na ba ang gagawin niya? Gayong wala siyang kahit isang kusing sa kanyang bulsa. Napansin nito ang pag-aalala sa kanyang mukha. May problema ba? Paano ba ito? Wala akong pera. Kahit isang kusing ay wala akong pera. Ngumiti ang lalaki at noon lang niya napansin na may hitsura ito sa kabila ng edad nito. Kung hindi siya nagkakamali, ay nasa 30 na ang edad nito
o late 20s. Mukha rin itong mayaman dahil sa kutis nito at suot na damit. Pati na ang suot na mga alahas ay parang nagsasabi sa kanya na mayaman nga ito. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Sagot ko na ang pagkaka-ospital mong ito. Hindi siya nakakibo. Hindi naman niya kilala ang lalaki. Pero paano ako makakabayad sa inyo? Mukha pa namang mamahalin ang ospital na ito. Huwag mo nang alalahanin iyon. Ang isipin mo ay ang gumaling ka. Teka, saan ka ba umuwi? Sukat sa tanong na iyon, ay napaiyak siya ng malakas. Naalaala kasi niya ang ginawang pagpapalayas sa kanya ni na Aling Lily at mga anak nito. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Matapos siyang alilain at pahirapan ay pinalayas na lamang siya. Oh, huwag kang umiyak. Ganito na lang. Dumito ka muna hanggang bukas at ako na ang bahala sa gastos mo dito. Tapos bukas, paglabas mo, saka natin pag-usapan kung saan ka tutuloy, okay? Iiwan mo ako dito? Sabi niyang biglang nag-alala. Huwag kang mabahala. May kinausap na akong isang nurse na mag-aasikaso sa iyo dito. Habang hindi ako bumabalik, hindi kanya papabayaan. Kailan ka babalik? Mamaya lang hapon o baka bandang gabi. Mayroon kasi akong dapat asikasuhin ngayon eh. Naku, baka naabala na kita ng husto. Sige na, umalis ka na at bahala na ako dito. Pero ipangako mo sa akin na hindi ka aalis dito. Oo, pangako. Tumayo na ang lalaki. Patungo na ito sa pinto nang may maalaala at agad na nagbalik. Ako nga pala si Antonio Agustin. Pagpapakilala nito sa kanya. Ako naman si Windy. O paano, iiwan na kita ha? Pero babalik ako mamaya. Sige, mag-iingat ka. Lumabas na ito. Nasundan na lamang niya ito sa tingin. Parang bigla siyang nagkaroon ng isang kakampi. Ano hong sabi ninyo, inay? Pakiulit nga ho. Parang hindi makapaniwalang tanong ni Ronan nang marinig ang sinabi ng ina. Ito ang tumawag sa kanya. Mabuti na lamang at nasa bahay na siya at nagpapaantok na lamang para matulog. Ang walang hiyang babaeng ipinanhik mo dito? Pinagsasampal ang kapatid mo, si Ellen. Bakit gagawin ni Windy iyon? Nahuli siya ng kapatid mo na may kasamang lalaki. At sinita siya kaya pinagsasampal niya ang kapatid mo. Mabuti na lamang at agad kaming nakadalo sa kanya, kaya ganun lang ang inabot niya. Inay, totoo bang sinasabi ninyo? Ano ka ba? Ano ba ang pagkakakilala mo sa akin, sinungaling? Galit na sagot nito. Hindi siya nakakibo. Hindi ba't ang sabi mo sa akin noon ay may lalaking sumagot ng tawagan mo siya? Baka yun ang lalaki sinamahan niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Umalis na siya dito matapos pagsasampalin ng kapatid mo. Sasama na raw siya sa lalaking iyon. Para siyang sinaksak sa narinig. Gayunman ay nagkaroon pa rin ng alinlangan ng kanyang puso. Matagal na niyang kasintahan si Windy at mahal na mahal siya nito. Kilalang kilala na niya ito at alam niyang hindi nito magagawa ang tumingin sa ibang lalaki. Pero malinaw naman ang lahat. Nang tawagan niya ito ay lalaki ang sumagot sa cellphone nito. Inay, kailan pa ho nangyari ito? Bakit hindi ninyo sinasabi sa akin? Ang pag-alis niya ay kaninang umaga lang nangyari. Pero yung madalas niyang pag-alis-alis ng bahay at hindi umuwi ay madalas nang nangyayari at sinasabi ko naman yan sa'yo. Baka kapag umaalis siya ay sa lalaking iyon siya nagpupunta. Kaya pag tinatawagan mo siya ay ang lalaking sumasagot. Humigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone. Parang gusto niyang magrebelde. Sana ipinigilan niyo siya, inay.
Sana ipinakuusap man lang ninyo sa akin. Bakit ko siya pipigilan ay atat na atat nang umalis at sumama sa lalaki niya? Ilang ulit ko siyang sinabihan na tawagan ka? At oo lang siya ng oo pero hindi ko naman pala niya tinatawagan. Ano ang ibig sabihin niyon? Hindi siya nakakibo. Nakita mo na ang tunay na kulay ng babaeng iyon? Iyon ba ang klase ng babaeng gusto mong pakasalan? Ngayon, sabihin mo sa akin. Sa palagay mo ba ay anak mo nga ang dinadala niya? Hindi siya agad nakasagot. Kung dati ay sasagutin agad niyang sigurado siya, ngayon ay hindi na siya nakakatiyak. Pinasukan na ng pagdududa ang kanyang puso. Inay, uuwi ako dyan. Kailangan kong makausap siya. Bakit kailangan mo pa siyang kausapin? Eh matagal ka na nga niyang pinuputungan ng tahi sa ulo. Saka saan pa siya hahanapin? Tiyak na nagkalayo-layo na iyon para hindi mo na siya makita pa. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakakausap. Saan mo nga siya hahanapin kung uuwi ka? Saka hindi ka ba nanghihinayang sa trabaho mo dyan? Napakalaki na sweldo mo. Makakabalik ako dito kahit anong oras ko gusto, inay. Dahil nagugustuhan ng management ang performance ko. Ang kailangan lang ay mayroon akong mabigat na dahilan para umuwi. Bahala ka. Pero mag-isip ka rin, Ronan. Huwag mong sayangin ang napakagandang oportunidad na dumating sa iyo dahil lamang sa isang walang kwentang babae. Sige ho, inay. Kung magagawa mo, tawagan mo na ulit siya at baka sakaling makausap mo na siya. Gagawin ko iyan, inay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ronan. Matapos makipag-usap sa kanyang inay, ay i-denial niya ang numero ni Wendy. Gusto muna niyang bigyan ng pagkakataon ng kasintahan na maipagtanggol nito ang sarili. Kilala niya si Wendy. Hindi talaga siya makapaniwala na magagawa nito ang sinasabi ng kanyang inay. Narinig niyang nag-ring ang kabilang linya. Hello? Sagot ng isang lalaki na buong-buo ang boses. Kung noong una ay para siyang inurungan ng dila, sa pagkakataong iyon ay naging malakas ang kanyang loob. Sino ka? At bakit nasa iyong cellphone ng girlfriend ko? Hoy, kung sino ka mang gago, pwede bang tigilan mo ng katatawag mo kay Wendy? Nagsasama na kami. Kaya kung maaari lang ay huwag mo na siyang guluhin pa. Galit na sagot ng lalaki at saka pinindot nito ang end button. Hello? Hello? Habol niya, ngunit wala na ang kanyang kausap sa kabilang linya. Nanggigipuspos na nakuyom niya ang mga palad. Parang gustong sumabog ng kanyang dibdib sa matinding galit sa babaeng idinamba na niya ng matagal na panahon sa kanyang puso. Paanong nagawa ni Wendy na ipagpalit siya sa ibang lalaki? Inilapag niya sa kama ang cellphone at saglit na hindi niya malaman ang gagawin. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa malaking galit na ibig kumawala. Kung kaharap lamang marahil niya ang lalaking iyon, ay baka nabasag na niya ang mukha nito. Wendy, bakit mo nagawa sa akin to? Daing niyang parang mapapaiyak. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Kaya nga ako naririto ay para sa ating dalawa. Para maalayan kita ng maalawang pamumuhay. Naramdaman niya ang pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na niya pinigil ang mga iyon sa pagpatak. Lalaki siya, pero gusto niyang umiyak ng mga sandaling iyon. Masakit ang ginawa sa kanya ng babaeng itinangi niya ng matagal na panahon. Nagkaboses na ang kanyang pag-iyak, pero hindi na talaga siya nagpigil. Umiyak siyang parang isang batang inagawa ng laruan. Nang makalma ang sarili ay isang desisyon ang kanyang nabuo. Uuwi siya ng Pilipinas. Kailangang magkausap sila ni Wendy. Kung wala na talaga siyang aasahan sa kanilang relasyon,
At least ay malaman man lang niya para naman hindi na siya umaasa. Masasaktan siya, alam niya. Pero ihahanda na niya ang sarili. Mas mainam nang harapin niya ang problema kaysa patuloy na iwasan ito at lalo siyang masaktan. Bukas na bukas ay kakausapin niya ang kanilang boss at magpapaalam siyang umuwi. Kung tatapusin man nito ang kanyang employment, ay wala na siyang magagawa. Uuwi siya at walang makakapigil sa kanya. Madilim na nang magbalik si Anton sa ospital. May kasama itong isang matanda at eleganteng babae na tingin niya ay kaedad lang nito. Kasintahin marahil nito ang babaeng iyon. Napangiti na si Wendy nang makita si Anton. Kanina pa siya kakabakaba dahil madilim na ay hindi pa ito nagbabalik. Natatakot siyang baka hindi na nga ito bumalik. Yaman din lamang at natulungan na siya at nabayaran na ang bill niya sa ospital. Bumangon siya at naupo sa kama nang pumasok ang dalawa at lumapit sa kanya. May dalang isang malaking plastic bag ng pagkain ng mga ito at inilapag sa dulo ng kama. Wendy, ipinakikilala ko sa iyo si Wilma, ang aking nobya. Nakangiting sabi ni Anton. Sweetheart, siya si Wendy, ang sinasabi ko sa iyo. Ngumiti sa kanya ng ubod ng tamis si Wilma. Natutuwa akong makilala ka, sabi nitong inalahad ang isang kamay. Ganon din ako, Wilma. Inabot niya ang kamay nito at nagkamay sila. Mukhang mabait ang babae at sa tingin niya ay makakapalaga yung loob niya ito. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito. Mabuti na, nawala na yung sakit ng puson ko na nararamdaman ko kanina. Salamat naman. O hindi ka ba ginutom ng nurse na pinagbantay ko sa'yo? Tanong ni Anton. Hindi, alagang-alaga nga niya ako eh. Heto, may dala kaming mga pagkain para sa hapunan mo at para merienda mo mamayang bago ka matulog. Naku, sobra ka naman. Matutulog na lang ay may merienda pa. Nakangiting sabi niya. Mainam iyon para hindi ka ginugutom. Dapat ka nga magkakain dahil dalawa na kayong kumakain eh. Salamat, sabi niya. Siya nga pala. Napag-usapan na namin itong sweetheart ko na paglabas mo dito bukas ay iuuwi muna kita sa bahay ko. Doon ka muna sa amin habang naghahanap kami ng mapaglalagyan mo. Diba ang sabi mo sa akin ay wala ka nang uuwian? Hindi ba nakakahiya naman sa inyong dalawa? Huwag mo kaming alalahanin. Teka, Wendy. Maari ko bang malaman ang nangyari sa'yo? At nakita ka raw nitong si Anton sa daan na naglalakad na parang naglaya sa inyo. Sabi ni Wilma. Biglang lumungkot ang kanyang mukha. Teka, kung hindi mo gustong ipaalam sa amin ay okay lang naman. Tumingin siya sa mukha ng babae. Ikwekwento ko sa inyo. Gusto ko rin namang may mapaglabasan ng sama ng loob ko dahil parang puputok na ang dibdib ko sa sama ng loob. Nagkatinginan ang magkasintahan. Lumunok pa muna siya bago nagsimulang magkwento. Isinalaysay niya ang lahat-lahat sa magkasintahan mula nang dalhin siya ni Ronan sa bahay ng mga magulang nito hanggang sa palayasin siya ng ina at mga kapatid nito. Hindi na niya napigil ang pagluha nang matapos ang kanyang pagkukwento. Awang-awa ang magkasintahan. Mahabang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila matapos ang kanyang pagsasalaysay. Bakit hindi mo tawagan si Ronan at magpaliwanag ka sa kanya? Ipagtapat mo na sa kanya ang mga ginawa sa iyo ng kanyang inay at mga kapatid nang iniwan kanya doon. Nawala ang cellphone ko eh, kaya naman hindi ko siya matawagan. Nawala ang cellphone mo? Oo,
Hindi ko alam kung saan napunta. Iniwan ko lang yun sa cabinet ng mga damit ko at naligo lang ako. Paglabas ko ay wala na doon. Nagkatinginan sina Anton at Wilma. Hindi kaya kinuha ng isa sa magkakapatid? Tanong ni Wilma. Bakit naman nila kukunin iyon? Para hindi na kayo magkausap ni Ronan. Para hindi ka makapagsumbong kay Ronan ng mga ginagawa nila sa'yo. Kahit naman noong nagkakausap pa kami ni Ronan ay hindi ko sila isinusumbong. Napailing ang magkasintahan. Kung gusto mo, tawagan mo siya ngayon o paglabas mo bukas dito sa ospital. Sabi ni Anton. Hindi ko naman alam ang numero niya. Nasa cellphone ko yun hindi ko kabisado. Ilang saglit uling katahimikan ang namagitan sa kanila. Anong binabalak mo ngayon? Makikipagkita ka ba kay Ronan? 2 taon ang kontrata niya sa Jordan, kaya matagal pa bago siya magbalik dito sa Pilipinas. Eh kung ganyang pinalayas kanila sa bahay nila, hindi kayo umuwi si Ronan? Tanong ni Wilma. Natitiyak kong uuwi iyon para malaman ang dahilan ng pagkawala ko sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero may palagay akong hindi naman nila sasabihin sa kanya na wala na ako sa kanila. Paano kung magtanong si Ronan kung bakit hindi mo siya tinatawagan o bakit hindi kanya nakakausap? Magagawa naman siguro nila iyon ng paraan. Bueno, narito ang pagkain mo para sa hapunan. Hindi na muna kami magtatagal ni Wilma dahil may lakad kami ngayong gabi. Babalikan na lang kita dito bukas ng umaga para paglabas mo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Okay ka lang bang mag-isa dito? Oo, lalo na at mayroon naman akong pagkain. Maraming salamat uli, Anton. Hulog ka ng langit. Napangiti na lamang ang lalaki at iniwan na siya ng mga ito. Araw ng Sabado at tanging ang mag-inang Lily at Ellen ang nasa bahay nang dumating si Ronan ng hapong iyon na malapit ng dumilim. Napansin agad niya ang malaking pagkabigla ng kanyang inay at nakababatang kapatid nang makita siyang bumaba ng tricycle. Halatang biglaan ang kanyang uwi dahil isang maliit na bag lang ang dala niya. Bakit ka na pa uwi? Parang hindi pa rin makapaniwalang tanong ng kanyang inay nang salubungin siya sa gate kasunod ni Ellen. Hindi ako matahimik doon, inay. Gusto kong malaman ang talagang nangyari kay Windy. Halika, doon tayo sa loob at nang malaman mo ang totoong nangyari. Yayan ito sa kanya at hinawakan pa siya sa isang braso. Hindi ka na dapat umuwi para lamang alamin ang ginawa ng babaeng iyon. Oo nga naman, kuya. Sinayang mo ang napakaganda mong trabaho sa Jordan. Sabi naman ni Ellen. Inilapag niya sa sofa ang dala niyang bag at saka siya na upo. Ipagtimpla mo ng kape ang kuya mo, Ellen. Utos ni Aling Lily sa anak na babae. Agad namang tumalima ito. Ano ba talaga ang nangyari, inay? Bakit umalis si Windy? Usisa niya. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Nahuli siya ni Ellen na may kasamang lalaki sa mall at nang sitahin siya ng kapatid mo pagdating sa bahay ay pinagsasampal niya ang kapatid mo. Hindi siya nakakibo. Hanggang ng mga sandaling iyon ay para pa rin siyang hindi makapaniwala na magagawa ni Windy ang ibinibintang ng kanyang ina. Isang linggo ko pa lamang nakakaalis ay nagsimula na siyang mag-aalis dito sa bahay at kadalasan ay hindi nito natutulog. Kapag tinatanong mo naman, sasabihing dumalaw sa mga kamag-anak at kaibigan. Walang kamag-anak dito sa Maynila si Windy. Hindi ko alam, basta ang madalas niyang sabihin ay doon na siya matutulog sa tiyahin niya. Hindi ko naman masyadong mausisa dahil agad nakaangil basta tinatanong ko. Lumapit sa kanya si Ellen at inabot ang tasa ng kape. Gwapo ang lalaking kasama niya, kuya. Sabad ni Ellen. At sa itsura ay mukhang mayaman.
Kaya siguro nagawa kang ipagpalit sa lalaking iyon. Magkahawak kamay sila nang makita kong naglalakad sa mall at masayang nagkakwentuhan habang naglalakad. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Nagsisimula ng kumalat ang galit sa kanyang dibdib para sa kasintahan. Humigop siya ng kape para kalmahin ang sarili. Pero sa tingin niya ay hindi mapapalis niyon ang nararamdaman niyang galit. Hindi ako magtataka kung matutuklasan natin ang lalaking iyon ay ang ama ng kanyang dinadala. Inay! Ikaw ang tatanungin ko, Ronan. Kung ikaw ay isang gwapo at mayamang lalaki, tatanggapin mo ba ang isang babaeng buntis na sa ibang lalaki? Hindi, di ba? Maliban na lamang kung ikaw ang ama ng kanyang dinadala. Nagngalit ang kanyang mga bagang. Bakit nga ba hindi niya naisip iyon? Na kaya tinanggap ng kung sino mang lalaking iyon si Windy ay dahil ito ang ama ng dinadala ng kasintahan. Shit! Bakit wala siyang kamalay-malay na naloko siya ni Windy? Isip-isip ni Ronan. Ano ba ang paalam mo sa inyong kumpanya? Tanong ng kanyang inay. Humingi ho ako ng isang buwang bakasyon. Sabi ko ay personal na reason at pinayagan naman ako dahil nagustuhan ng amo ko ang performance ko. Iyon naman pala, huwag mong sayangan ang trabahong iyon. Ang daming gustong makarating sa abroad. Ikaw ay naroon na at may magandang trabaho. Sayang naman kung mawawala iyon dahil lamang sa walang kwentang babaeng inuwi mo dito. Hindi siya kumibo. Ang mabuti pa ay magpahinga ka ng mga 2 o 3 araw at saka ka bumalik doon. Kalimutan mong babaeng iyon dahil marami ang nakahihigit sa kanya. Nawalan siya ng kibo. Humigop siya ng kape. Lumapit sa kanya ang kanyang inay. Ronan, anak, magtagal ka lang ng ilang buwan pa sa Jordan ay tiyak na malilimot mo na siya. Oo nga naman, kuya. Saka naroon sipat sa Dubai, maaari mo siyang pasyalan doon. Nagkita na nga kami doon eh. Pinasyalan niya ako at kumain kami sa labas. Ewan ko ba naman sa'yo? Nandiyan lang naman sipat na isang doktor at galing sa mayamang pamilya. Kung bakit isang tulad lang ni Windy na iyon ang nagustuhan mo? Hindi siya kumibo. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo bago siya nagsalita. Hahanapin ko muna siya, inay. Masabi ko man lang sa kanyang sama ng loob ko. Pagkatapos ay babalik na rin agad ako sa Jordan para lumimot. Hindi niya napansin ang pag-aalalang dumaan sa mukha ng kanyang inay at kapatid. Kailangan pa ba iyon? Gusto kong payapa ang loob ko bago ako bumalik sa Jordan, inay. At mapapayapa lang ang loob ko kapag napagsalitaan ko na siya. Kung hindi nga lamang siya isang babae, baka mabasag ko sa suntok ang mukha niya. Gaano katagal mo naman siyang hahanapin? 1 linggo lang, inay. Pagkaraan ng 1 linggo at hindi ko siya nakita, babalik na rin ako sa Jordan. Parang nakahinga ng maluwag ang dalawa. Makakain ng hapunan ay umakyat na agad si Ronan sa kwarto para magpahinga. Pagod siya sa biyahe, kaya gusto niyang matulog ng maaga kahit parang hindi mangyayari iyon. Puno ng galit ang kanyang dibdib at mukhang iyon ang hindi magpapatulog sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at idinayal ang numero ni Windy. Agad namang nagring iyon. Hello? Sagot ng 1 lalaki na buo ang boses. Maari ko bang kausapin si Windy? Matapang na sagot niya. Gago ka pala talaga, no? Sinabi ko na sa iyong tigilan mo na siya dahil ayaw na niya sa'yo. Kasal na kami dahil malapit na niyang isilang ang aming anak. Sasagot pa sana siya, pero bigla nang tinapos ng lalaki ang kanilang pag-uusap. Nawala na ito sa linya. Nakuyom niya ang mga palad. Kung kaharap lang niya ang lalaking iyon, ay dudurugin talaga niya sa suntok ang mukha nito. Tahimik niyang namura si Windy. Kapag nakaharap niya ito,
Titiyakin niyang masasabi niya ang masasakit na salitang hindi nito makakayang lunukin. Inay, paano kung matagpuan ni Kuya si Windy? Nag-aalalang tanong ni Ellen kay Aling Lily. Nasa maliit na terrace sila ng bahay ng gabing iyon at hinihintay nila ang pagdating ni Mang Jose. Marahas na napabuga ng hangin si Aling Lily. Siya man ay kinakabahan sa maaaring mangyari kung magkikita si Naronan at Windy. Hindi naman siguro sila magkikita sa loob ng isang linggo. Sabi niyang may takot sa boses. Paano kung kumontak sa kanyang babaeng iyon? Paano siyang kukontak sa kuya mo? Wala naman siyang numero ng kuya mo. Hindi rin siya maaaring makipagkita dahil hindi naman niya alam na naririto ang kuya mo. Bahagyang napatango si Ellen. Baka nga nasa probinsya na iyon ngayon. Hindi naman siya maaaring magbalik sa trabaho dahil malaki na ang tiya niya. At wala naman siyang asawang maipapakilala para sabihing may ama ang kanyang dinadala. Sana nga inay, kinakabahan ako eh. Huwag kang mag-alala. Pagkaraan ng 3 araw, ikakausapin namin siya ng itay mo na bumalik na sa Jordan. Dapat inay, para tuluyan na niyang makalimutan si Windy. Bahagyang natigilan si Anton pagbaba niya ng umagang iyon, nang mababaan niya si Windy na naglilinis ng maluwang na sala. Nilalampaso nito ng tuyong basahan ang sahig para kumintab iyon. Windy, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong nito nang makalapit sa kanya. Naglilinis lang ako nitong sala, sabi niyang saglit na huminto sa ginagawa. Hinawakan siya ng lalaki sa mga braso at itinayo siya. Nakaluhod kasi siya habang naglalampaso ng sahig. Tumayo ka nga dyan at tigilan mo ang ginagawa mong iyan. Pambihira ka. Hindi ko sinabi sa iyong gumawa ka dito sa bahay. Bahagya niyang inunat ang katawan dahil nangawit siya sa pagkakaluhod at pagkakabaluktot ng katawan. Anton, nakakahiya namang naririto ako, walang naman lang akong ginagawa. Isa pa'y magaan na trabaho lang naman itong ginagawa ko. Napailing si Anton. Windy, bisita kita dito kaya hindi ka dapat gumagawa ng kahit ano. Anton, nakakahiya naman ang ganoon. Hindi ko pa naman kabuwanan at kayang-kaya ko pa ang ginagawa kong ito. Kaya hayaan mo na lamang ako. Huwag mo akong alalahanin. Windy, maraming katulong dito sa bahay at pinagbilinan ko na silang huwag kang paggawain dito. Pero Anton, mas mahirap para sa akin ang walang ginagawa dito. Saka kailangan kong makikilos para mapagpag naman ang katawan ko. Nanganganay ako kaya dapat talaga ako magkikilos para hindi maging mahirap ang panganganak ko. Bueno, ihahanap kita ng magagawa dito. Nauunawaan kita. Pero halika muna at sabayan mo na ako mag-almusal. Uminom na ako ng kape, mamaya na lang ako kakain. Ano ka ba, Windy? Buntis ka! Hindi ka dapat nagpapagutom dahil dalawa kayong kumakain. Hindi na lamang siya nakipagtalo pa. Sabay na silang nagtungo sa komedor. Dalawang katulong agad na nag-asikaso sa kanila. Maraming nakahain sa mesa. Mayroong kanin at ulam at tinapay at iba-ibang palaman. O kumain ka, magpakalusog ka ng husto. Naglagay siya ng pagkain sa plato. Anton, kailangan may gagawin din naman ako dito kasi mahihiya naman ako kung magiging pakain lang ako dito. Okay, naunawaan kita. Mamayang pagkakain natin ay maipapagawa ako sa iyo para naman mayroon ka ring magagawa dito at hindi ka maiinip. Salamat naman. Saglit na nabaling sa pagkain ng kanilang pansin. Anton, hanggang kailan mo ako kukupupin dito sa inyo? Maya-maya ay tanong niya. Wala naman kasi siyang mapupuntahan. Kaya nga kahit maging katulong siya sa bahay na iyon, ay papayag siya kahit hanggang sa makapanganak siya. Napahinto sa pagsubo si Anton at napatingin sa kanya. Wala kasi akong mapupuntahan kaya kahit magpaalila ako dito ay... Hindi mo kailangan magpaalila, Windy.
Sinabi ko na sa iyong handa kitang tulungan. Pagkapanganak mo ay maaari kitang ipasok ng trabaho. Kaya huwag kang mag-alala. Handa kitang patirahin dito hanggang sa maaari ka ng makapagsarili. Parang gusto niyang mapaluha sa kabaitan ng lalaki sa kanya. Paano si Wilma? Hindi ba siya... Ibig kong sabihin eh, okay lang ba sa kanya na naririto ako? Huwag mong alalahanin si Wilma. Kung ang tinutukoy mo ay kung hindi siya magseselos sa iyo, hinding-hindi. Malapit na kaming ikasal. At alam niyang ang pagpapatira ko sa iyo dito ay isang pagkakawang gawa ko lamang. Maraming salamat. Napakabuti mo. Maraming biyaya akong tinatanggap. Kaya gusto kong maibahagi iyon kahit paano sa iba. Kung katulad mo lang sana ang mga magulang ng kasintahan ko. Nang matapos silang mag-almusal ay niyaya siya ni Anton sa kwarto nito. Binuksan nito ang malaking closet ng damit. Pakiayos mo itong closet ko dahil hindi ko na maasikaso. Napatingin siya sa loob ng closet at nakita niyang gulong-gulo ang mga damit doon. Siguro'y hila na lang ng hila si Anton tuwing kakailanganin itong magbihis. Gusto kong mula ngayon ay ikaw na ang mag-aasikaso ng mga damit ko. Pag nalabhan na at naplansya, ikaw na ang bahala mag-ayos dito sa closet ko. At ikaw na rin na maglinis dito sa kwarto ko. Iyon lang ba ang gagawin ko? Malaking bagay na iyon, Windy. Hindi naman tamang pagurin ka ng husto ang sarili mo. Maaari din kaya akong tumulong sa pag-aasikaso ng mga halaman. Hindi naman makakapagod ng husto sa akin iyon, Anton. Ikaw ang bahala. Basta ipagbibilin ko sa mga katulong na huwag kang hahayaang mapagod. Salamat, Anton. Hindi ko na malilimutan itong nagawa mo sa akin sa tanang buhay ko. Napangiti na lamang si Anton. Nang sumunod na araw ay sinimulan na ni Ronan ang paghahanap kay Windy. Taglay niya ang malaking galit sa kanyang dibdib. Wala siyang balak naman na makipagbalikan pa sa babae. Ang hangad lang niya ay mapagsalitaan ito para naman mabawasan ang galit na nasa kanyang dibdib. Alam niyang kung dadalhin niya ang galit na iyon, ay maaaring masira ang kanyang performance sa trabaho. Ang una niyang pinuntahan ay ang mall na pinagtatrabahuan ni Windy bilang sales lady. Nagbaka sakali siyang alam ng mga dating kasamahan nito kung nasaan ngayon ang babae. Kilala naman niya ang mga malalapit kay Windy noon. Pero sa kanyang malaking kabiguan ay walang alam ang mga dating kasamahan ni Windy kung nasaan ito ngayon. Ang huling alam daw ng mga ito ay ang pagsama sa kanya noon para magsama na sila. Nilibot niya ang buong mall na para bang makikita niya doon si Windy. Inabot na siya ng gutom at pagod ay hindi pa rin niya nakita ang babae. Hindi niya alam kung saan makikita si Windy. Wala naman kasing ibang pinupuntahan ito, kundi doon lamang sa mall na iyon. Kumain muna siya ng tanghalian sa mall at saka nagtungo sa apartment na dating tinutuluyan ng dating kasintahan. Pero wala din doon ang babae at mula daw nang umalis doon ay hindi pa bumabalik kahit minsan. Hindi rin alam ni Camille ang dating kasama nito sa apartment kung saan na ngayon si Windy. Napailing siya sa panggigupuspos. Mukhang mahihirapan siyang makita pa ang dating kasintahan. Nagtungo siya sa ibang mall sa pagbabaka sakaling makita doon si Windy. Pero naisip niyang hindi nga pala ito matatanggap sakaling mag-apply ito ng trabaho dahil buntis siya. Malalim na ang gabi nang umuwi siya. Kumain na siya sa isang restaurant sa labas kaya diretso na siya sa kanyang kwarto pagdating ng bahay. Pagod na pagod siya. Marami siyang napuntahang mall at mga lugar pero hindi niya nakita si Windy. Pero hindi pa siya nawawala ng pag-asang magkukrus na muli ang kanilang landas. Humanda sa kanya ang babae kapag nakita niya ito.
dahil talagang maiiyak ito sa mga masasakit na salitang ipalulunok niya dito. Isang linggo na siyang naghahanap at nangako na siya sa kanyang sarili na kapag hindi pa niya nakita sa araw na iyon si Wendy, ay susuko na siya. Titigil na sa paghahanap at babalik na lamang sa Jordan. Hapon na noon at maraming lugar na siyang napuntahan. Pati ang mga palengke ay naisipan niyang puntahan dahil naisip niyang baka nag-apply na maging tindera doon si Wendy. Hindi naman kasi maselan sa palengke. Kahit buntis na, walang asawa ay maaaring matanggap doon. Ilang palengke na ang napuntahan niya mula pa noong makalawa pero ni Anino ni Wendy ay hindi niya nakita. Pagdating ng hapon ay nakarating na siya sa Glorieta. Galing siya noon sa palengke ng Makati at Guadalupe. Nagmeryenda muna siya sa isang McDonald's outlet bago siya nagpalakad-lakad. Nilibot niya ang halos buong Glorieta ay hindi niya nakita ang hinahanap. Nakarating siya sa grocery section ng Landmark. Balak sana niyang bumili ng kahit konting groceries pero natigilan siya nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang babaeng malaki ang tiyan na nakaupo sa isang mesa at umiinom ng soft drinks. Nakilala agad niya si Wendy at talagang lalapitan na niya ito nang makita niya ang isang gwapong lalaki na naka-executive suit na lumapit dito. Yumuko ang lalaki at nang tumuwid ng pagkakatayo ay may bitbit ng mga grocery bags na puno na ng mga laman. Tumayo na rin si Wendy at sumunod sa lalaki. May bitbit din itong isang plastic bag na puno rin ng laman. Mukhang nag-grocery ang dalawa. Saglit na hindi niya malaman kung lalapit sa dalawa o hindi. Sa bandang huli ay naisipan niyang sundan na lamang ang mga ito. Nakasunod pa rin siya hanggang sa makalabas ng department store ang dalawa at tunguhin ng isang magara at mukhang bagong-bagong kotse. Napailing siya nang makitang mamahaling brand ang kotseng iyon. Tama kung gayon ang sinabi ni Ellen sa kanya. Mayaman ang lalaking sinamahan ni Wendy. Kaya marahil madali siyang naiwan ito dahil alam na magbubuhay rin na ito sa piling ng lalaking iyon na mukha namang mas matanda kaysa sa dito. Ipinagbukas pa nito ng pinto ng kotse si Wendy at inalalayang sumakay. Nakadama siya ng panibugho at galit. Nang makita niyang umandar na ang kotse ay dali-dali siyang kumaway ng taxi. Marami namang mga taxing sadyang naghihintay ng pasahero doon kaya madali siyang nakasakay. "San ho tayo, boss?" tanong ng driver. "Kaya mo bang sundan ang kotseng iyon? Yung asul na BMW?" "Kayang-kaya ko, boss." "Sige, sundan mo at ako na siyang bahala dito sa iyo." Dumaretso sa Makati Avenue ang kotse at nakasunod pa rin sila. Nakalabas ito ng EDSA at dumaretso sa Green Hills. Nasundan nila ito hanggang sa hininto ang isang mansyon sa loob ng pamosong lugar na iyon. Nang pumasok sa malaking gate ng kotse ay sinabihan na niya ang gwardiya na ibalik na siya sa EDSA. Bumaba siya sa Robinson's Galleria. Naglakad siya hanggang sa istasyon ng MRT at saka sumakay. Nagpupuyos ang kalooban niya. Ngayong napatunayang niyang totoo ang sinasabi ng kanyang inay at kapatid. Mayaman nga ang lalaking sinamahan ni Wendy, kaya pala kay dali siyang naiwan ito. At kung ang lalaking iyon ang ama ng dinadala nito, ibig sabihin ay matagal na siyang niloloko ng babaeng iyon. Nakuyom niya ang mga palad. Kung wala lang siguro siya sa lugar na iyon, na napakaraming tao ay baka kung ano na ang nagawa niya. Nasa bahay na ang kanyang inay nang dumating siya at napansin agad nito ang galit na nasa kanyang mukha. "Ano nangyari sa paghahanap mo?"
tanong nitong nasa mukha ang pag-aalala. Nakita ko na siya, inay. Sagot niyang halos magngalit sa galit ang mga ngipin. Nakita mo siya? Saan? Sa landmark ng Makati, inay. At tama kayo, isang mayamang lalaki nga ang sinamahan niya. Nakita niya ang pagkamulagat ng kanyang inay. Waring gulat na gulat ito sa naalaman. Nakausap mo ba siya? Babalikan ko siya bukas, inay, at magtutuos kami. Anong ibig mong sabihing babalikan mo siya? Nasundan ko sila ng lalaking kasama niya sa bahay ng Green Hills. Babalikan ko siya bukas doon at magtutuos kami. Napailing ang kanyang inay. Bakit kailangan mo pa siyang balikan? Kung nakita mo na siya at ang kanyang lalaki na talagang mahal niya, hayaan mo na lamang siya at bumalik ka na lamang sa ibang bansa. Gusto ko muna siyang masumbatan, inay. Mamura ko man lamang siya at nang matahimik naman ako. Ronan, mas makabubuting huwag mo na lamang siyang balikan. Baka mapahama ka pa. Kung mayaman ang lalaking sinamahan niya, baka kung ano ang maisipan niyang gawin kung babalik ka doon. Tandaan mong wala kang kalaban-laban doon dahil nasa teritoryo kanila. Bahala na, inay, mailabas ko lamang ang salamanang loob ko para matahimik ako bago bumalik sa Jordan. Napailing na lamang ang kanyang inay. Umiyak na naman siya ng gabing iyon, nakahiga pa siya. Naiisip niya ang malaking pagmamahal na inukol niya para sa kasintahan niya na sinayang lamang nito dahil sa isang mayamang lalaki. Naiisip niya ang maraming pangarap na binuo niya para sa kanilang dalawa at sa kanilang magiging anak. Magkasama silang nangarap ni Wendy at napakasaya nila noon. Walang-wala sa isip niya na ipagpapalit nito ang mga pangarap na iyon sa kayamanan. Naiisip niya ang gagawin sana niyang pagsasakripisyo sa pagtatrabaho sa malayong lugar na malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang lahat ng iyon ay sinayang ni Wendy dahil sa kayamanan. Ipinagpalit ni Wendy ang lahat-lahat sa isang maalwang buhay. Bukas ay babalikan niya si Wendy at itatalampak niya sa mukha nito ang ginawa nito sa kanya. At huwag makikialam sa kanya ang lalaking sinamahan nito at magkakamatayan sila. Pagkatapos ay babalik siya sa Jordan at marahil ay dadalaw-dalawin niya si Pat sa Dubai para siya ay malibang. Panahon na marahil na ibaling niya ang pansin sa ibang babae. Nang gabing iyon, nang makakain ng hapunan, ay pinulong ni Aling Lily ang asawa at dalawang anak na babae sa kanilang kwarto. Ikinuwento niya sa mga ito ang tungkol sa pagkakakita ni Ronan kay Wendy. Nakaupo siya sa kanilang kama at nakapaligid sa kanya ang asawa at dalawang anak. Saan niya nakita ang babaeng iyon, inay? Tanong ni Irish. Hindi sinasadyang nakita niya sa landmark sa Makati. Nag-grocery daw kasamang isang mayaman at gwapong lalaki. Gulat na gulat ang lahat. Ibig sabihin ba ay may sinamahan nga siyang isang mayamang lalaki? Tanong ni Ellen. Hindi natin alam, pero mukhang mayroon nga. Nasundan daw niya ang dalawa sa bahay ng mga ito sa Green Hills. Mansyon daw ang bahay ng lalaki. Mayaman nga kung ganoon dun sa Green Hills nakatira at mansyon ang tinitirahan. Ang problema ay balak niyang puntahan doon si Wendy bukas. Pupuntahan niya? Biglang nag-alalang tanong ni Ellen. Oo. Gusto daw niyang bago siya umalis ay mapagsalitaan man lang niya ng masasakit na salita ang babaeng iyon. Paano kung magsalita ang babaeng iyon? Tanong ni Mang Jose. Yan nga ang inaalala ko. Baka mapaniwala niya si Ronan kapag nagmasimula siyang magkwento. Nawala ng imik ang tatlong kausap niya. Waring bigla ring nag-alala ang mga ito. Paano nga iyan, inay? Ang naiisip ko na lang ay baka hindi naman siya paniwalaan ni Ronan. Lalo na kung gayong nakatira na siya sa bahay ng isang mayamang lalaki. Teka, baka naman namamasukan lang siya sa bahay na iyon, inay. At ang lalaking iyon ang kanyang amo.
natigilan si Aling Lily. Mas delikado sila kung namamasukan nga lamang doon si Wendy, dahil ibig sabihin ay hindi ito sumama sa ibang lalaki. Hindi naman siguro dahil hindi naman daw mukhang katulong si Wendy eh. Mukha nga ro ingat na ingat ang lalaking iyon na mapagod si Wendy dahil nga malaki na ang tiyan. Pagdating nga ro sa mansyon ay sinalubong na sila ng mga katulong at si Wendy ay wala man lang binuhat na kahit ano. De mabuti kung totoo ang lalaki niya ang mayamang iyon, inay, sabi ni Irish. At least, alam na agad ni Kuya na talagang ipinagpalit siya sa isang gwapo at mayamang lalaki. Kaya hindi na siya maniniwala pa kung ano man ang sasabihin ng babaeng iyon laban sa atin. Napailing si Aling Lily. Kung maaari nga lamang, sanang huwag na niyang balikan pa ang babaeng iyon at magbalik na lamang siya sa Jordan bukas. Wala ba kayong naiisip na paraan para mapigilan siya sa pagbabalik pa sa bahay ng lalaking sinamahan ni Wendy? Tanong ni Mang Jose. Desidido siyang bumalik doon para kumprontahin si Wendy at sa palagay ko ay wala na talaga tayong magagawa pa. Pero titingnan ko rin bukas ng umaga kung mapapakisapin ko siyang bumalik na lang sa Jordan at kalimutan na niya si Wendy. Pero kung hindi natin siya mapipigil, idalangin na lang natin na huwag siyang maniwala sa anumang sasabihin ni Wendy. Iyon na nga lamang marahil ang magagawa natin, sabi ni Mang Jose. Maagang bumangon si Ronan, kaya nakasabay niya sa almusal ang kanyang inay, itay at tatlong kapatid na pawang nangapkapaligo na at nakabihis na. Pagkakain ng mga ito ay mag-aalisan na para pumasok. Kinausap siya ng ama at ina na huwag nang puntahan si Wendy at ayusin na lamang daw niya ang kanyang pagbabalik sa Jordan. Sinabi niyang pag nakausap na niya si Wendy, ay dediretso na siya sa opisina ng airline para magpabook. Kung mayroon siyang masasakyan bukas, ay aalis na rin siya bukas na bukas din. Samantala ay pupuntahan muna niya si Wendy at kokomprontahin ito. Kagabi pang bago siya matulog ay inihanda na niya ang mga sasabihin sa babae. Kinabisa na niya. Titiyakin niyang masasaktan niya ito sa mga sasabihan niya dito. Matapos kumain at nang matiyak na hindi siya makukumbinsing huwag nang puntahan si Wendy, ay sabay-sabay nang nag-alisan ang lahat at siya na lamang ang naiwan sa bahay. Kumuha siya ng bihisan para sa paliligo at saka siya nagtuloy sa bathroom. Naghanap siya ng shampoo at napailing siya nang walang makita. May mga lalagyan doon pero wala nang mga laman. Nag-short siya at lumabas ng bahay para bumili ng nasa sachet. Aling Rose, pabili nga ho ng shampoo yung clear, sabi niya. Nagkataong walang bumibili noon. Aba, hindi ka na bababalik sa Jordan, Ronan? Tanong ng matandang babae habang kumukuha ng shampoo. Baka ho bukas ay umalis na rin ako. Magpapabook na ho nga ho ako mamaya. Inabot sa kanya ng babae ang shampoo at saka siya nagbayad. Habang nagbibilang ito ng sukli sa kanya ay nagsalita ito. Hindi mo ba hahanapin si Wendy, Ronan? Natigilan siya. Kilala ba ni Aling Rose si Wendy at alam na umilis ito? Hindi niya sinagot ang tanong. Ano ba ang pakialam nito sa pribado niyang buhay? Kawawa naman siya. Hindi na siguro nakatagal sa hirap, sabi nito nang iabot sa kanya ang sukli. Natitigilang napatingin siya sa matandang babae. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong niyang biglang nagkaroon ng interes sa sinasabi nito. Hindi mo ba alam? Inalila ng nanay mo at mga kapatid mo si Wendy. Naku, nakakaawa naman. Halos magkandakuba sa paglalaba at paglilinis ng bahay. Buntis pa naman. Totoo bang sinasabi ninyo? Alam mo, Ronan, nahihiya din naman ako magsalita dahil tungkol ito sa nanay mo't mga kapatid. Kaya lang inaawa naman ako kay Wendy.
Hirap na sa kagagawa dyan sa bahay ninyo sa maghapon, tapos ay sabaw lang ang ipauulam sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Alam mo ba noong araw na palayasin siya ng inay mo, naglakad lang siya dahil wala yatang pera kahit piso. Gusto ko nga sanang bigyan ng pera, kaya lang ay nagkataong maraming bumibili. Parang hindi na niya kaya ang mga naririnig, kaya nagpaalam na agad siya sa matandang babae. Nagngingit-ngit siya na sa natuklasan. Kaya lang ay wala na doon ang kanyang inay at mga kapatid para matanong niya ang mga ito. Naligo na agad siya at nagbihis. Kailangang magkausap sila ni Windy. Nagtaksi na siya patungo sa Green Hills. Nagdoorbell si Ronan sa gate ng mansyon at isang uniformadong maid ang lumabas ng bahay at mabilis na lumapit. May kailangan po kayo? Tanong nito ang hindi binubuksan ang gate. Nandyan ba si Windy? Tanong niya. Narito po, sino po ang sasabihin kong naghahanap? Si Ronan Kamo. Sabi niyang sabik ng makita ang babaeng pinakamamahal. Wala na ang galit sa kanyang mukha mula nang may sabihin sa kanya si Aling Rose. Sandali lang po ha, sabi nito. Ilang saglit lang ay nakita na niyang lumabas si Windy. Nang makita siya nito'y tumakbo na ito para makalapit sa kanya. Ronan! Sigaw nitong tuwang-tuwa. Pero nang makalapit na sa gate ay bigla itong huminto. Napansin niya ang pagguhit sa pag-aalala at takot sa maganda nitong mukha. Windy, sweetheart, hindi ako galit kung iyon ang naiisip mo. Alam ko na ang lahat ng ginawa sa iyo ni nainay at ng mga kapatid ko. At narito ako para ayusin ang lahat. Kung ibabalik mo ako sa inyo, hindi! Agaw niya. Hahanapan muna tayo ng maupahang apartment at doon tayo titirang dalawa, malayo sa parents ko at mga kapatid. Sukat sa narinig na iyon, ay nagmamadaling binuksan ni Windy ang maliit na pinto sa gate. Ito na ang lumabas at agad na yumakap sa kanya. Mahigpit na tila hindi na siya pakakawalan. Nagiiyak nang nagiiyak ito sa kanyang dibdib na parang isang bata. Masuyo naman niya itong hinagod sa likod at inamoy-amoy ang buhok. Tahana, mula ngayon ay wala na makakapanakit sa'yo, pangako ko iyan. Nagtaas ng tingin si Windy. Paano mo nga lamang? At kailan ka pa dito? Mahigit isang linggo na ako dito at mahigit isang linggo na rin naghahanap sa'yo. Mabuti na lamang at nakita ko kayo kahapon sa landmark. Sinundan ko kayo ng kasama mong lalaki. Si Anton iyon ang amo ko dito. Amo? Oo, katulong ako dito. Marahas na napailing si Ronan. Mamaya ay kukumprontahin niya ang kanyang inay at mga kapatid. Tinatawagan kita pero may kumuha ng cellphone ko. Hindi ko alam kung sino. Iniwan ko lang yun sa cabinet sa ibabaw ng lababo at naligo ako. Pagkatapos kong maligo ay wala na doon sa pinaglalagyan ko. Napapikit si Ronan. Parang naiisip na niya kung ano talaga ang nangyari sa cellphone ni Windy. Tiyak na pakanaiyon ng kanyang inay o mga kapatid, pati na ang lalaking palaging sumasagot sa kanya pag tinatawagan niya si Windy. O bakit hindi mo papasukin ng nobyo mo, Windy? Sabi ng isang baritonong boses mula sa loob. Bakit nandyan kayo sa labas? Sabay silang napatingin kay Anton na nakapambahay pa pero bagong paligo na. Niyaya siya sa loob ni Windy at agad na ipinakilala kay Anton. Nakipagkamay siya sa lalaki. Nagagalak akong makilala ka, Anton. Maraming salamat sa tulong mo kay Windy. Maliit na bagay lang iyon, Ronan. Nagpapasalamat ako at narito ka na. Magiging masaya na itong kasintahan mo. Pumasok sila sa loob
at naghanda nang dumulog sila sa hapag para mag-almusal si Anton. Siya'y nanghingi lang ng kape dahil tapos na siyang kumain. "Anong binabalak mo ngayon, Ronan?" tanong ni Anton. "Hahanap lang muna kami ng malilipatang apartment ng sweetheart ko at babalik na uli ako sa Jordan." "Kailangan mo pa bang bumalik doon? Kung gusto mo, sa construction firm ko na lang ikaw magtrabaho para hindi mo naiiwan itong si Windy. Malapit ng mga anak ito eh. Totoo ba? Kukunin mo ako sa kumpanya mo?" "Oo. Mahusay ka palang engineer eh. Anton, maraming salamat." Gulat na gulat ang kanyang inay at mga kapatid nang magdatingan ang mga ito ng hapong iyon na nakaimpake ang kanyang mga damit at personal na gamit. "Bakit ang dami niyang nakaimpake mong gamit? Babalik ka na ba sa Jordan?" tanong ng kanyang inay. Nasa sala sila. Talagang hinintay lang niyang dumating ang mga ito bago siya umalis. "Hindi ako babalik doon, inay. Lilipat na ako sa apartment na titirhan namin ni Windy mula ngayon. At wala na akong balak bumalik pa sa Jordan." "Ibabahay mo ang babaeng iyon?" galit na tanong ng kanyang inay. "Hindi ko siya ibabahay, inay. Magpapakasal kami ngayong gabi sa Huwes at magsasama na kami. Hindi na ako aalis." "Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo?" "Ang totoo, inay, hinintay ko lang kayong lahat para makapagpaalam ako sa inyo at para malaman ninyong alam ko na ang ginawa ninyong pagmamaltrato kay Windy." Walang nakakibo. Napansin niya ang pamumutla ng kanyang inay at dalawang kapatid na babae. "Kung hindi ninyo siya minaltrato, sana'y maayos akong nagtatrabaho sa Jordan." Walang nakakibo. Dinampot niya ang malalaking bag niya ng mga damit at personal na gamit. "Mahal ko si Windy at alam ninyo iyon. Ang ginawa ninyo sa kanya ay para na rin sa akin niyo ginawa." Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at malalaki ang hakbang na lumabas ng bahay. Walang nagtangkang sumunod sa kanya dahil pawang hiyang-hiya sa sarili ang lahat. Sumakay siya sa isang taxi at nagpahatid sa apartment na pinag-iwanan niya kanina kay Windy sa Kamuning. Maganda ang apartment na tamang-tama para sa isang pamilyang nagsisimula pa lamang. Medyo mahal ang upa, kaya nila dahil may pera naman siya pag-uwi buhat sa Jordan. Makapagsisimula na rin siya sa trabaho sa darating na Lunes sa kumpanya ni na Anton. Inalalayan siya ni Ronan na bumaba mula sa kotse nito. Nasa harap nila ang isang malaking bahay na tila bagong gawa lamang na nasa isang plush subdivision sa Paranaque. "Kaninong bahay ito, Ronan?" "Sa atin. Pinautang sa atin ni Anton." "Talaga?" "Oo. Nagustuhan ni Anton ang performance ko kaya tumaas na agad ang tungkulin ko sa kumpanya niya. Senior engineer na ako. Hayan, pinautang na agad niya ako ng bahay at lupa." "Kailan tayo titira dyan?" sabik na tanong niya. "Pagkapanganak mo, pakakasal na tayo sa simbahan at dito na tayo tutuloy." "Talaga?" "Oo. Isang buwan na lang naman at manganganak ka na, di ba? Samantala, habang hindi pa tayo lumilipat ay unti-unti ko nang pinupuno iyan ng mga gamit. Para paglipat natin ay kumpleto na ang lahat." Pumasok sila sa loob at binisita nila ang malaking bahay na mayroong tatlong kwarto sa itaas at dalawa sa ibaba. Makabago ang architecture niyon kaya napakaganda. Gabi nang sumakit ang tiyan ni Windy at mabilis siyang isinugod ni Ronan sa ospital. Hating gabi na nang magsilang siya ng isang malusog na sanggol na lalaki. Napaiyak si Windy nang pasusuhin niya ang bagong silang na sanggol. Pagkuwan ay ibinalik na iyon sa nursery. "Napakagwapo ng anak natin. Kamukha ko." Masayang sabi ni Ronan na hawak-hawak ang isa niyang kamay. "Masayang-masaya ako, Ronan."
Ako man, sweetheart, kumpleto na ang kaligayahan ko. Umaga ng sumunod na araw ay dumating ang inay at itay ni Ronan. Naging napakadrama ng sumunod na eksena dahil nagpakababang humingi sa kanya ng tawad ang mag-asawa. Nauna lang ang mga ito pero darating din daw ang mga kapatid ni Ronan. Hindi naman siya nagmalaki sa mga magulang ni Ronan dahil alam niyang hindi rin magiging ganap na masaya ang lalaki kung hindi niya patatawarin ang mga magulang at mga kapatid nito. Ikinuha siya ni Ronan ng katulong para mag-aalagang mabuti ng kanilang anak. Nang makaahon na siya sa panganganak, ay inasikaso na nila ang kanilang kasal sa simbahan. Pagkaraan pa ng 2 buwan ay ikinasal na sila sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Si Anton ang isa sa mga ninong nila. Nakasal na rin at buntis na ang asawang si Thelma. Ang reception ay ginanap sa Aberdeen Court sa Quezon City at sinagot ni Anton. Nang makakita ng pagkakataon ay tumakas na silang mag-asawa sa reception. Pero hindi sa ibang lugar ang kanilang unang gabi, kundi sa bahay na pinautang sa kanila ni Anton. Binuhat siya ni Ronan paakyat sa itaas. Ang kanilang anak ay nasa bahay ng parents ni Ronan. Doon lamang sila sa unang gabi, pero ang pagtira nila doon ay sa pagbabalik pa nila, buhat sa 2 linggong honeymoon sa Hong Kong na regalo pa rin ni Anton. Masuyo siyang inilapag ni Ronan sa kama at saka siya hinubaran ito. Pagkuwan ay ito naman ang naghubad at dumagan sa kanya. Sweetheart, anong pakiramdam mo? Maligayang maligaya, Ronan, dahil kapiling na kita. At hindi na tayo magkakahiwalay pang muli, sweetheart. At dito po nagtatapos ang ating magandang kwento ni Ronan at Wendy. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta.